This is now the second public hearing of the Committee on Electoral Reform, and people's participation is hereby called to order. And we acknowledge the presence of Senator Ronald Bato de la Rosa and the other senators who are forthcoming and having at least one member. The chairperson declares a quorum, although in reality, the previous hearing was merely suspended. We nevertheless are honored with the presence of our senators. Now, may we call on Attorney Dana Alberto, the Legislative Committee Secretary, to acknowledge the presence of our resource persons, witnesses, and other participating personalities. Dana, please. Good afternoon. The Committee on Electoral Reforms and People's Participation would like to acknowledge the presence of our distinguished guests, namely from the Commission on Elections. We have Attorney Rafael B. Olaño, Deputy Executive Director for Operations. We have Regional Election Officer, Region 11, Director Remlani M. Tambuwang. Attorney Jennifer P. Angla, Provincial Election Supervisor for Davao del Sur. We have Election Officer for Santa Cruz Davao del Sur, Nona V.C. Rubin. Election Officer for the 1st District of Davao City, Attorney City Shahane Panandayan Bat. Election Officer 2nd District, Davao City, Menchi A. Mamukid. Election Officer 3rd District, Davao City, Attorney Shahani M. Ibrahim. We have Governor Edwin I. Jubahib online. We have Change Philippines Inc., Mr. Adonis S. Gonzalez, and also another resource person, Mr. Adonis B. Ragasi. Adonis Ragasi and Adonis Gonzalez, please. Saan sila? Paupuin dito? Upo kayo? Upo ka na dito para madali. Ali kayo? Adonis Ragasi and Adonis Gonzalez. The other Change Philippines. Sino isa? Di ba dalawa kayo? Yung isa. Ah? CR? Paupuin dito? Yeah, please proceed, Secretary Dana. Okay. Representative of Mr. Noel Oñate, we have Attorney Kinmer Manguera. Representative of Attorney Evaristo Gana, Attorney Ryan Co. Yes, we're inviting the representative attorneys and counsel of PIRMA. And yes. Mr. Oñate, please come forward. Kimber, I understand. And Attorney Ryan, please come forward. Take a seat. Attorney Des Perez. Meron pa po bang hindi natawag? That would be all, Senator Amy Marcos, Senator Bato de la Rosa. Thank you. Yes, thank you very much. This is a continuation of the public hearing last January 31. We still have on our agenda the proposed Senate Resolution 902 directing an inquiry in aid of legislation into the alleged payoff and misrepresentations in the signature campaign for the People's Initiative by your chairperson. Proposed Senate Resolution 903 directing an inquiry into the efficacy of RA 6735 with regard to the system of People's Initiative, also by myself.
The privileged speech of Senator Ronald Bato de la Rosa dated January 23, 2024, and in addition, if I may add, the privileged speech of Senator Risa Ontiveros dated January 29 on the same subject matter referred to the hearing last January 30. At alam ko na napakahirap ngayon ng sitwasyon ng maraming Dabawenyo dahil matindi yung ulan. Kaya maraming nagtanong kung bakit pagpipilitan pa magkaroon ng hearing sa kabila ng kalamidad at pagbabaha na nangyari rito. Subalit sa tingin ko, kinakailangan tapusin muna natin ang trabaho. Ngunit huwag kayong mag-alala, kami ni Senator Bato ay talagang pupunta sa... nakalimutan ko, tatlo na pala kami. Andito si Senator Bongo, kaming tatlo ay talagang tutulong sa mga nabaha at napinsala sa iba't ibang probinsya, syudad at munisipyo dito sa Davao. Hindi kailangan ng bastusan ang sabi, nakikinig daw ang kabataan at hindi daw ako magandang ehemplo sa kanila. Ano ang hindi magandang ehemplo? Ang lumaban at itaguyod ang demokrasya o ang pailalim na sumisira dito? Malinaw na malinaw noong nakaraang pagdinig ng komiting ito, pagkatapos sabihin ni Noel Oñate na hindi niya nakausap si Congressman Saldico na chairperson at namamahala ng budget, hindi daw niya nakita si Speaker Martin, bigla na lang it slipped my mind. Nung ipinakita yung litrato sa kanya, yung People's Initiative for Charter Change staff meeting noong January 8, mismo sa bahay ni Speaker Martin Romualdez. Ayan. Nung tinanong ni Senator Bato de la Rosa, gusto ko lang i-confirm kung siya ay kasama na, nasa likod na rin. Nagpapatakbo ng PI dahil nga tumulong siya sa inyo, hindi ba? Ang sagot ni Mr. Oñate, yes, he is helping us, ang sabi. Ang signature gathering dito sa Davao, katulad sa buong kapulungan, wala naman sanang problema kung tama ang paglikom ng mahalagang mga pirma ng sambayanan. Pero bakit may panlilin lang? Bakit may paayuda na galing din sa kaban ng gobyerno? Bakit hindi masyadong napaliwanag? Ano ang mangyayari kapag natuloy ang amyenda na gusto nilang mangyari? Para sa pagdinig na to, tayo ay pumunta mismo dito sa Davao City dahil nandito mga testigo na kayang humarap sa taong bayan. Pakinggan po natin ang nangyaring signature gathering Davao City, Davao del Norte at sa iba't iba pang lugar. So I call on my esteemed colleagues, particularly the author of the privileged speech, Senator Bato de la Rosa, if they would like to deliver their own opening statement. Senator Bato, please. Thank you, Madam Chair. But before I deliver my opening statement, may I request na, Madam Chair, if the resource persons na Barangay Bunawan, Barangay San Antonio, Agdao, at saka, yun, pwede pa upuin na dito, Madam Chair? Yes, please. If you can come forward for ease of communication and visibility. Pati yung mga barangay kapitan na andyan, pwede pa upuin dito? Yes, if you're there, ex-Kapitan Mark Galvez, Kapitan Lolong Lara, Kapitan Ray Ototan, are you here? We are calling on you to please join us. Ma'am? Yeah. Hello. Tapos, usaa. Mag-produce kayo ng upuan kung hindi magkasya sa single line sa likod. May another upuan. Tracy Kwan, si coordinator. Saan yung mga coordinator dyan? Dito. Pwede, yeah, malikod mo. Ligyan na upuan sa likod.
Asa pa po yung lahat dyan sa likod? Wala nang maiwan doon na resource persons. Dito, lagyan ng upuan dyan para malayo kasi hindi marinig nila. Tanan mo, abante mo dito tanan. Dalhan na lang yung bangko, arsahan yung bangko. Ilinya din sa likod. Sige na. Sige, lahat na kayo dyan, lahat na. Dito. Wala na may iwang resource person doon sa likod. Dito na. Daghan man ito ganina. Anong gamay naman lang ta? Asa naman itong uban? Tawag ka tanan lagi. Ay, abante mo tayo. Thank you. Madam Chair, Senator Amy Marcos, my dear colleagues, Senator Bongo, and to all our resource persons, mayong buntag ka natong tanan. I will keep this short and simple. Kay mas gusto na akong maminaw sa inyong mga testimonya. Usara akong mensahe para ninyo, labi na sa atong mga resource person. Tell the truth and do not be afraid to do so. Ingon sa Biblia, the truth will set you free. It does not say that our political alliances will set us free, that money will set us free, or that power will set us free. It is only the truth that can do that. Sabot mo. Salamat. Busa ayaw mo kahadlok. Do not be afraid. Walang dapat katakutan ang walang kasalanan. If a person comes to believe the promises of another, but then later, those promises turn out to be mere lies, it is never the fault of the one who believed. Wala mo'y sala kung kamo nituo sa mga saad. Usbon nako, kamo nga nakapirma, wala mo'y sala. Wala mo'y angay ikahadlok. Kamo ang mga biktima dire. Ang pananagutin natin ay iyong mga masasamang loob na pinagsamantalahan, hindi lamang ang inyong kahirapan, ngunit maging ang inyong pag-asang mabigyan kayo ng ayuda at tulong mula sa gobyerno. The Senate is more than ready to hold accountable all those who have done these evil deeds. That is why I ask you, especially today, trust us. Trust your Senate. Trust us enough to tell the whole truth and nothing but the truth. In doing so, you shall also be doing your duty in safeguarding, protecting the very soul of our nation. Daghan kaayong salamat. May God bless us all. Thank you, Madam President. Madam Chairman. Sa aton Senator Ronald De La Rosa, we now call on Senator Bongo.
to make an opening statement. Good day, Madam Chair, and to my fellow members of this committee, Senator Bato de la Rosa and resource persons in attendance. Madam Chair, konting statement lang po dahil hindi po ako nakapagbigay ng statement nung nakaraang pagdinig sa Senado. Medyo napahaba ang ating diskusyon doon at marami pong mga resource persons. Madam Chair, ang ating konstitusyon ang pundasyon ng ating malayang demokrasya. If we have to change the constitution, it is because the people want it. Dapat gusto ng tao, walang pilitan. Any proposed change in the constitution must aim to benefit the Filipino people, particularly the less privileged, yung mga kababayan nating mahirap, at yung pinaka nangangailangan talaga, itong mga pobre yun. Hindi po dapat ang politiko ang makikinabang. Last Senate committee hearing, Madam Chair, we heard testimonies from various witnesses claiming they were paid to gather signatures for the proposed change to the Constitution. Messages were also revealed offering allocation for social programs of the government. Ginagamit po ito para lang po sa makisama sila at makisali po sa People's Initiative Project. Kung totoo po ito, klaro na hindi po ito tunay na People's Initiative. Ito ay politician's initiative, ika nga, nabanggit ni Senator Bato. Ang pera ng bayan dapat gamitin para sa serbisyo sa ating mga kababayan. Walang kapalit ang tulong mula sa gobyerno. Pera nyo po yan. Kung may kung meron pong sinuhulan, bribery po yan. At hindi po yan free will ng Filipino people. Dapat po ay managot ang involved sa suhulang ito. Kaya nga po tayo nandirito. Huwag pagsamantalahan ang kahinaan ng mga mahirap para linlangin sila at makuha ang kanilang pirma para sa isang PI. Na hindi naman lubos na napag-aralan at napaintindi sa tao. Naghihirap na nga yung mga kababayan natin, pinagsasamantalahan pa. Ang problema dito, hindi talaga na napaintindi sa karamihan yung pinapirma sa kanila. Hindi man lang nila na-explain ng mabuti kung ano yung substance o kung ano yung laman ng pinapapirma. As retired Supreme Court Justice and member of the 1986 Philippine Constitutional Commission, Adolfo Ascuna propounded last hearing, the proposed initiative is not a mere amendment but a revision of the Constitution because it affects and changes the very nature of our legislature from a bicameral one to unicameral one. In effect, by voting jointly in approving constitutional changes, kaya hindi po angkop ang ginagawang People's Initiative sa plano bilang baguhin sa konstitusyon. Napaka-importante po ng checks and balances sa gobyerno. Alam nyo, pag may pinapasang mga bill o batas mula sa Kongreso, sa Senado, kaya nandirito po ang inyong Senado para to check kung tama ba ito, may problema ba ito. Kaya nga po tayo merong checks and balances sa gobyerno. Mahalaga ito upang maiwasan po ang pag-aabuso sa kapangyarihan. Kaya nga po may lower at upper house tayo, ito pong Senado, para mabantayan at makonsulta po ang isa't isa. Nagkakaroon po ng bicameral conference. Dapat po nating tutulan ang uri at anyo ng nagmimistulang People's Initiative na nilalakad sa ngayon, kung saan pawang tinatanggal ang boses ng Senado na bantayan ang interes ng bayan. Magiging irrelevant po na ang boses ng Senado. Parang baliwala na kami kung voting jointly ang magiging sistema. Dapat po'y mapaintindi ito sa taong bayan na parang isang boto na lang kami out of 316 plus 24, 340 pag voting jointly. Magiging baliwala na po. Kahit walang isang senador na mag-attend, dapat po'y maintindihan ng taong bayan yan. Yun po ang tinatawag natin magiging wala na kaming saysay, maging irrelevant na po. Mawawalan ng boses ang mga senador na hinalal ng taong bayan mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Voted nationally po kami, nationwide po. Binigyan po kami ng mandato para maging representante ng lahat ng Pilipino at isulong ang aming mga advokasya sa paggawa ng mga batas na makakatulong sa ating bansa.
Ibig sabihin, kami po yung talagang representative ninyo. Buong Pilipinas po yan. Lalo na po sa mga mahirap nating kababayan. Paano na lang po yung mga pro-poor programs na gusto naming isusulong, magiging baliwala na po kami. Sinasabi ko nga po ito bilang isang senador, kundi bilang isang, hindi ko po ito sinasabi bilang isang senador, kundi bilang isang Pilipino na hindi papayag na gamitin tayo para sa pansariling interest ng iilan lamang. Kung matatandaan natin, nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, may mga grupo sa atin na isinusulong po ang iilang constitutional revisions. Diba, naalala nyo yung federalism, meron pong umiikot ng federalism, at meron pong nag-propose na baguhin yung constitution. May nagnanais po na gawing federal ang ating gobyerno. Pero ang ginawa po ni dating Pangulong Duterte ay nagbuo po siya ng isang komisyon na pag-aralan po ito ng mabuti. Hindi minadali, hindi pinilit, at sinunod natin ang batas, nilatag ang proseso. Ito po yung headed by former Chief Justice Puno. Nung panahong yon, pinakinggan natin ang hinaing ng kapwa nating Pilipino, gumawa nga po ng komite, ganyan ang pamamalakad ni dating Pangulong Duterte noon. Ika nga, kapag inuna mo po ang interest at kapakanan ng iyong kapwa, hindi ka magkakamali. At umaasa rin tayo sa ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos na makikinig din po siya sa taong bayan. Kaya po sa ating mga kababayan, kung kayo po ay pumirma sa isang bagay na hindi lubos na pinaintindi sa inyo, ang kahulugan o di kaya na realize ninyo na hindi kayo sang-ayon sa inyong nilagdaan, mayroon po kayong karapatan na bawiin ito at dapat bigyan po ito ng mekanismo ng ating COMELEC. Mga kapwa ko Pilipino, huwag kayong pumayag na maisahan o lokohin at gamitin ang inyong pirma para sa kanilang mga pansariling interest o interest po ng ilan lamang. Tandaan natin, kinabukasan ninyo at ng ating mga anak ang nakasalalay dito. Sa aking mga kasamahan sa gobyerno, huwag po sana natin haluan ng politika ang tsatsa at lagi nating tandaan ang rason kung bakit tayo nandirito. Yun po ay magserbisyo at proteksyonan po ang interest ng bawat Pilipino. Huwag nating pilitin ng isang peking PI para sa interest po ng ilan. Kung proseso pa lang ng pagkuha ng pirma ay may halong panliling lang na po. Hindi pinaintindi. Marahil hindi ito ang tamang panahon at paraan para irebisahin ang ating konstitusyon. Kaysa pag-awayan po na nagiging divisive na po ito ngayon, naging malaking issue na po ito ngayon at naging magulo. Sana po ay unahin na lang po natin ang pagsiservisyo sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga mahirap nating kababayan. Let's buckle down to work. Sayang po ang oras natin sa pag-aaway dahil dito sa People's Initiative na alam naman natin na hindi talaga inisyatibo at kusang loob ng Pilipino. Sa ating mga kababayan, bantayan natin ang anumang posibleng pagbabago sa ating sarili. Sa ligang batas, bantayan natin ng mabuti. Kayo po ang bantay dito, mga kababayan natin. We must protect the Constitution. We must protect the Senate as an institution. We must protect the interests and the will of the Filipino people. We must protect our democracy. Maraming salamat po, Madam Chair. Yes, thank you very much, the Honorable Senator Go. In addition, by the way, to the position papers already formally received and accepted last hearing, the committee further accepts the position papers submitted by Commissioner of COMELEC, former commissioner and peace process advisor, as well as a member of the 1986 Constitutional Commission, Rene V. Sarmiento. And if I will be allowed, while entering the entire paper into the record, I would like to simply read a short extract saying in his paper that the Supreme Court in Santiago said very clearly that the choice of initiative to lift term limits of all elective government officials is not appropriate
because it's tantamount to a revision, and that moreover the law RA 6735 is incomplete, inadequate, and wanting in the essential terms and conditions. Also, he stated that the first and second initiatives clearly reflect the present initiative, initially launched by several local chief executives, supported by PIRMA through a TV advertisement, is likewise fundamentally flawed. It is not the Filipino people behind the initiative as author of the proposal, and they would simply be asked. Okay, that the present initiative is fundamentally flawed because it is not the Filipino people behind the initiative as author of the proposal, and they would simply be asked to sign the signature sheet without benefit of understanding the nature and implication of the proposal, and that changing the transitory provisions is a revision, therefore, and to vote jointly will be fatal to the Senate. So this is merely a Trojan horse that can be a preliminary step to change substantial provisions. So it is clear that a former framer of the Constitution is violently opposed to this people's initiative. Similarly, we have a very long paper from the ponente of the prevailing Santiago case, and also one of our most distinguished, one of our most distinguished jurors, as well as one of the commissioners of the 1986 Constitutional Commission, who drafted the present commission, and I refer to Chief Justice Davide, Hilario G. Davide Jr., who sent us a very long position paper detailing all the objectionable portions and subject matter in this resolution. He says that the subject matter of the proposed Senate resolutions strongly merit immediate and thorough investigation. And the privileged speech of the Honorable De La Rosa further justifies the need for investigation. Verily, the People's Initiative under the 1987 Constitution is a sacred sovereign power which should be exercised with absolute good faith. It should never be tainted or stained by vice, defect, trickery, deceit, misrepresentation, wickedness, and corruption of any kind. He says that a mode of amending the Constitution, the People's Initiative was not provided for in previous constitutions and is in fact founded on the heroic principle that there should first be a genuine need to amend the Constitution. The authority and power to initiate it should be from the source of sovereignty itself, the people. Any claim, therefore, that it was done with trickery, deceit, fraud, or corruption, such as buying of signatures, casts serious doubts on the authenticity and good faith of the exercise. It ceases to be a people's initiative. It is an initiative of others using beguiled people. Therefore, it is important for this committee to find out or search the truth regarding this news that money has been used to obtain signatures in the different districts. Therefore, in aid of legislation, the committee may now propose amendments to RA 6735, the Initiative and Referendum Act, which amendments were mandated by the Supreme Court en banc in 1997, Santiago versus Comelec, and I, Justice Davide, was the ponente of that decision. So that, therefore, it's important
that the committee recommend the prosecution of guilty parties under existing penal laws and administrative actions. It may likewise propose the passage of an appropriate law that would impose criminal and civil sanctions against future offenders. The criminal sanctions may be imprisonment, fines, dismissal from service, and disqualification to hold public office. The civil sanctions may include impositions of moral and exemplary damages. I introduce, therefore, into the record the complete text of both position papers from Commissioner Rene V. Sarmiento as well as Chief Justice Hilario Davide Jr. With that, let us proceed, therefore, with the committee secretaries administering of the oath to all resource persons and witnesses here present. Attorney Dana, please. May everyone please rise, including those in the Zoom meeting room, please. Kindly raise your right hand. I state your name. Do solemnly swear to tell the truth, the whole truth, the truth, nothing but the truth. In this proceeding. Put down your hands. Thank you very much. Yes, thank you very much. And may I first recognize Governor Ed Ubahib of Davao del Norte, together with the witnesses he so kindly provided. Thank you so much, Honorable Chair, Senator Aimee Marcos, and also to Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Bungo, Senator Risa Ontiveros, and Senator Villanueva, and the rest, the member of the Committee on Electoral Reform. Magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagkakataon na mabigyan ng panahon na madinig ang pangyayari dito sa Tagum City at sa kabuuan ng Davao del Norte. Dito sa Tagum City, nais ko pong ipaabot ang mga pangyayari na tila nagdala ng mga issues na makakasira sa ating konstitusyon o sa buhay ng bawat Davaonon. Hindi ko po kaya na isawalang bahala ang lahat bilang gobernador o ama ng Davao del Norte. Marami ng pagkakataon na ako ay nanindigan para sa aking mga kababayan. Ngayon, dumating na naman ang tila. Nililinlang ang aking mga nasasakupan. Kaya ngayon, malaki ang aking kasiyahan na ako ay naimbitahan upang makapagbigay ng impormasyon o makatulong sa Committee on Electoral Reform na maimbestiga ang mga pangyayari na naganap dito sa probinsya ng Davao del Norte. Honorable Chair, pakita ko po ang aking presentation regarding sa People's Initiative Signatures Campaign na ginawa ng ilang mga politiko dito sa probinsya ng Davao del Norte. At para sa mga nakapag-sign dito sa Signatures Campaign, sila po ay walang, hindi po sila na-inform o na-educate bakit pinapapirma sila nitong People's Initiative Campaign. Ang ginagawa po nila dito ay mag-abot po sila ng form, ipatawag nila doon sa barangay kasama itong mga elected officials na nag-lead dito at ibigay lang ang form. Tapos sabihan na magpirma kayo dito, mag-sign. At sayang lang dahil sa sobrang taas ng tubig dahil sa baha, hindi nakarating yung mga dito yung mga ibang nakapag-sign sa kanilang form.
gusto ko sana na marinig galing sa kanila na may something offer sa kanila. Kaya sila nag-sign dahil hindi nila naintindihan, hindi din nila alam kung saan o para saan ang kanilang mga perma na ginawa. Basta nagperma na lang sila without informing na ito pala ay dapat na ang laman pala nito ay baguhin ang ating konstitusyon at iabulis ang Senado. Bilang gobernur, against po ito sa aking puso at isip na maabulis ang Senate. Dahil po, pag na nangyari yan na maabulis ang Senado, ay hindi na po maging balansi ang ating hudikatura o ang ating saligang batas. Pwede na po, sa pagkaintindi ko, pwede na po na ma-dominate lang ito ng iilan na may gusto sa kapangyarihan at hindi na po maririnig ang boses ng masa. Kaya po, against ako dito sa People's Initiative na to dahil hindi man lang pinaalam ng wasto sa mga nagdala ng signatures campaign. So, i-present ko po ang form na dito sa Davao del Norte nagkalat. Unang-una po itong messengers taken from the peace book on the city government of Tagum, group message of the Human Resource Department. Na ito po ang laman na kailangan mag-sign lahat. Ibig sabihin nila, ang campaign na kailangan mag-sign lahat ang employees o empleyado ng Tagum City. And the second sample, the signatures form. Ito po yung binibigay nila sa kanilang mga leader sa barangay. At dito po sinasabi na lahat na mag-sign dito, nakarating po sa akin na sinasabi na sila din po ang mga beneficiary sa mga AX program o DSW, AX program from DSWD or Dolly Tupad program. Kaya ito po yung mga form. Itong babae na to, katabi ni Mayor Rioy, siya po ang kanyang pangalan ay si Vilma Clarabal. Isa pong casual employee ng City Hall under sa ibalik form. Oh, katong form. Dili kato isa. Tana, oh. Siya po ay Executive Senior Administrative Assistant 2. Ayan po ang kanyang posisyon. Sa Tagum City, marami pa po ang naglako dito pero siya lang ang na-identify natin as the moment. And sa Panabo City at Carmen, hindi po nakarating ang ating mga witnesses na nakasign at dahil po sa sobrang taas ng tubig. Kahit malaking truck, hindi makatawid. And yan po ang Facebook. Yan po ang pagpunta nila sa mga barangay. And then, yan po ang lahat ng photos. At ito po yung mga nakasign dito na na-retrieve natin ang mga perma. Yan po ay mga member din sa kanilang mga political leader ang nakaperma. At dito, ayan po. At dito kasama po natin ang isang barangay captain ng Tagum City, Barangay Nueva Persa. Tinawagan po siya ni Vice Governor Oyuoy na sinabihan na magtulong siya sa campaign, sa signatures campaign, at siya din mismo nag-sign. Ito po si Kapitan Willie Arcaina. Itaas mo lang ang kamay mo. Sige. O nandito din ang isang iski kagawad na tinawag sa barangay, binigyan ng form. Itong form na binigay sa kanya, ito po, pakita ko, binigay po niya, gisubmit niya sa ako. Ang sabi niya, sinabihan lang daw siya na papirmahan niyo ito sa mga kasama niyong mga youth. So, kung request po sila magsalita, nandito po sila para magsalita po dito.
Yan lang po muna ang maibigay ko katibayan, Mr. Chair, Honorable Chair, na sa nangyari dito sa Davao del Norte. At marami pa po tayo mga ebidensya na magad kaya ma-submit dito sa Committee on Electoral Reform. But because nga sa sobrang problema namin ngayon sa flood o sa baha, ay hindi po nakarating. Sana magpunta kami dyan sa Davao ngayon. Kaya lang, dahil sa sobrang baha, nag-request na lang po kami ng virtual. Kasama ko po si Vice Mayor Alan Rillon ng Tagum City. Kay witness po sila sa nangyari sa Tagum City for the whole Davao del Norte and District 1. Nandito po si Board Member Nikhil Soybagyo, Board Member Popoy Stabilio, and former Vice Mayor Stabilio, and Administrator, Provincial Administrator Engineer Jean Rabanos, at yung mga mayors natin na gusto sanang magsalita, magsabi din, to prove na massive na po ang ginawang signatures campaign dito sa People's Initiative dito sa probinsya ng Davao del Norte. Again, maraming salamat po, Honorable Chair, Honorable Senator Aimee Marcos, and to all the senator present. Maraming salamat po. Maraming salamat, Gov. Edwin. Talagang nagpapasalamat kami kasi alam natin na sobra ang baha sa Tagum at hindi kayo makatawid mapunta dito sa Davao City. Pero nandiyan pa rin kayo kompleto at andiyan pati ang mga testigo mo. Gusto ko lang malaman, isang tanong lamang, kung inalokan ba sila ng pera o ayuda? Kasi kanina nabanggit mo na may pangako na magbibigay ng AIX o MAIP or Cash for Work. May nakatanggap ba ng pera o puro pangako lang? Honorable Chair, gusto ko pong marinig sa inyo galing po sa mga witnesses kasi ang mga witness po ay hindi ko nakaharap bukod lang dito sa isang iski kagawad at kay barangay captain. Wala namang pera na sinabi pero may sinabi na may darating na mga AX program at saka tupad, duli tupad program. So ang sinabi lang po na lahat na nakasign, ito pong beneficiary. Pero doon sa mga ibang witnesses sana, hindi ko lang pangunahan yung kanilang mga sabihin para hindi din ma-intercept doon sa kabila. Baka puntahan na naman tulad ng yari doon sa claim ko sa AX na binawasan na binabahay-bahay na naman kagad para bawiin yung mga statement, Honorable Chair. Ano yung AX na sinasabi mong binawasan? Yung pong distribution nila during barangay election na ang nakatanggap ng 5,000 pesos, doon po sa binyo mismo, kinuha po ang 4,000 pesos. At saka yung educational support program na halagang 10,000 pesos, binawas din po ang 9,000 pesos. Doon mismo kinuha sa binyo kung saan nag-release ang DSWD. At yung mga ibang witnesses natin ngayon, pinupuntahan po din sa mga bahay-bahay para bawiin yung mga kanilang affidavit o kanilang mga video statement na nagpatunay na ay may nangyaring anomaly po dito sa distribution ng DSWD through Tingog Party List po. Doon po galing ang pundo sa Tingog Party List na binabahagi o dinadownload sa mga kaibigan nating kasamahan nating politiko dito sa probinsya ng Davao del Norte. At sila din po, itong mga politiko na po, na ito, yung mga nag-distribute sa AX na may mga complaint na anomalia, sila din po ngayon ang nagpakalat dito sa People's Initiative Campaign. Sila po, din po ang nangungulo. Okay. So, meron na kayong karanasan na may bayaran mula sa Tingog Party List, pero ito yung barangay election. Ito dito, opo, signature campaign ng PI, pangako lang, promise lang, wala namang binigay pang pera. Mr. Honorable Chair,
Kung nakalabas lang sana ng mga witness, gusto ko po galing sa kanilang bibig marinig. Sige. Pero may yung susunod na pagdinig, Honorable Chair. Yes. Dalhin ko po sila at sila mismo ang magsalita. Okay. Thank you. At si Senator Bato yata may mga katanungan din sa ating mga testigo, Barangay Kapitan sa Tagum at si Cap Artana SK Kagawad. Paki-taas lang ng kamay at you're all recognized kung may dadagdag kayo. Kapitan, hintayin mo si Senator. Thank you, Madam Chair. Rob, thank you for your paningkamot bisag baha. Ay ibig sabihin niyan kahit na malakas ang baha, hindi makakapigil talaga sa desire ninyo na pag-prosper ito investigation na ginagawa ng Senado. Salamat, Gob. And I would like to recognize the fact that you are using the term Dabaw Noon. Ma-remember ko yung tatay ko. When my father was a true Dabaw Noon, he always claimed to be a Dabaw Noon. He did not use the term Dabawinyo, Dabaw Noon. So that's yung mga lumang tao noon, Dabaw Noon yung talagang claim nila. We are Dabaw Noon. Thank you for that, Gob. Na-remember ko yung tatay ko. Thank you. Madam Chair, may I proceed with the Barangay Captain Cap? You have the floor. Pakinggan ka namin. Barangay Kapitan, please, paki-introduce na lang, Cap, sa pangalan mo. Pag-ingat ko ng Tagum City, Barangay Kapitan. Kapitan Phil Arcaina. Hindi, masyado klaro, Cap. Hindi masyado klaro. Paano nga? Hindi lang. Ay, ayos daw. Kapitan Phil Arcaina ng Nueva Fuerza, Tagum City. Salamat, Cap. Please, unsa inhibawaan nimo about this signature campaign? We would like to listen. Go ahead. Yeah. Mr. Senator, yung People's Initiative na dumating sa aming barangay, through protocol ng isang politiko dito sa Davao del Norte, punta sa barangay tapos nagpatulong sa akin, may ginawa siyang anong ibig sabihin niya itong pag sa Bisaya, pagpasabot? Ano to? Pasabot, yes. Pagpasabot sa akin. Then, yun lang ang sinasabi sa akin, yung economic provision. At ako naman, bilang Pilipino, alam ko naman yung anong sabihin ng economic provision. May kaunti akong nalalaman dyan. Tinawagan ko yung mga kaibigan kong taga-barangay din namin. Tapos, actually, Mr. Senator, isa rin ako sa nagpirma doon. Pinalakad ko sa aking constituent at pumirma naman yung iba, pero walang sapilitan talagang ginawa sa amin. Ang sabi lang sa akin, pwede ba ka patulong sa iyo? Then, yun ang ginawa ko. No? Binigay sa aking tauhan, tapos pinalakad sa buong barangay. Wala namang yung sinasabing may iabot sa aming ayuda or ano. Sa akin lang mismo, Mr. Senator, walang ganun nangyari sa aking barangay, no, sa Tagum City, sa Nueva Fuerza. Thank you. Salamat, Cap. Salamat. So, kisa pa ito isa dyan. Sino pa yung isa dyan na pwede magsalita? Pakinggan natin. Afternoon po. I'm ninyo ang Heray Kanja, SK Kagawad of Barangay Magugpwis in Dris, Tagum City po. Ipatawag mi sa barangay kato na time kay nadi yatag na form na papirmahan sa mga tao, which is the People Initiative to siya. And then, mo to, nagpaghatag sa mong form,
ana tong naka nag-explain sa amo ana papirmahan do tong form na pulo da ko buktao. Then ang ilang explanation nato sa amo is mag-usa daw mga politiko sa taas. Moro po to akong na remember sa papatawag sa mo Honorable Senator. So, walang promise of any ayuda from them? Walang promise of any ayuda from them? Wala po, pero sa itong form na nag-attack sa mo is nag-attack sila og deadline. Ha? Sa wala sila promise na gihatag pero katong form na gihatag nila sa amua kay nagatag sila og deadline, then wala na ko siya nalihok because po nag-focus ko sa youth kay naay activities po ato. Okay. Sa form wala ka ma-involve sa pagpapirma doon sa baba. Wala po nagpirma. Okay. Thank you. Salamat. Sana nandito yung mga nakapirma, no? Pero anyway, we understand your predicament. Hindi kayo pwedeng makabiyahe dahil nga lakas ng baha dyan. We need to hear from them, yung mga tao mismo na pumirma at pinamisa ng ayuda. But anyway, Gob, meron pa ba sino pang gusto magsalita dyan, Gob, na pwede natin pakinggan? Si Mayor Ala, Vice Mayor Alan Relion, Honorable Chair. Yes, Madam Chair, you have the floor. Vice Mayor Alan, ang aking kabarkada mula pa nung kabataang barangay kami. Vice Mayor Alan, please. Thank you, Honorable Chair, Senator Amy Marcos, and Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, and the rest po. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Vice Mayor Alan Relion ng Tagum City. Ang knowledge ko po ay two weeks ago, sa opisina, nagsabi yung aking administrative officer na mayroong advisory ang Office of the City Mayor na itong signature campaign ng People's Initiative. In fact, yung naipresenta ni Governor Edwin Hubahib sa slides kanina, galing po sa aking opisina yon na pina-copy yung sa messenger na advisory na ang nakalaman po doon, galing po ito ng isang division head ng City Human Resource Management Office ng City. Basahin ko muli, ito po ay dated January 15 at 11:01 in the morning. Nasabi sa message, good day, AOs or administrative officers, everyone. All offices are required to submit the document regarding signature campaign on the proposal amendment to Article 17 of the 1987 Constitution to the City Mayor's Office, care of Ma'am Evelyn Chua, on or before 3 p.m. Kindly consider the following items. Number one, employees must personally fill out and sign the needed information in the document. If necessary, let them write their precinct number. Three, if an employee had already filled out the document in their respective borough, there is no need to comply. Four, kindly supply the information for province and city, disregard the legislative district and barangay. Thank you. Ito po ay text galing kay Real Igonia. Ito pong division head ng City Human Resource Management Office ng City Government of Tagum. Ang initial response ko po dito na tika muna back. Bago magpirmahan, dapat merong forum kasi dapat kasi ako naman may knowledge na rin ako ng itong ganitong klaseng initiative na dapat we should be transparent. And sabi ko, we will wait for the office of the mayor to call, like gathering in an atrium, they will explain
ano itong pagpipirmahan, hindi lang na directive kaagad na magpirma without the benefit of really telling what is this for. So wala pong pumirma sa kunting staff ko lang sa Vice Mayor's office. So yun po, yun na nga, tama yung aming stand dahil the succeeding days nagiging issue na rin ito. May mga information na may iba, may mga sapilitan, may mga offering to sign. So hindi po maganda, no? So yun po ang as far as my knowledge is concerned about this people's initiative, na ito naman ay hindi to seryosohan, no? Yung aking opisina, at sabi ko sa kanila, bago po kayo na ano yung mga decision ay pag-uusapan natin, no? Panawagan ko na rin na dapat yun na nga, transparent tayo, dapat well inform and walang sapilitan, walang offer. Kung may mga taong gustong mag-support, they will sign. If they will not support, bigyan sila ng kalayaan, no? So yun po ang knowledge ko about this mga ginagawa sa aming lugar. Ako rin po ay nagtataka na bakit idaan pa sa parang ganitong requirement, no? Gumamit pa ng word na must. So sabi ko, we have the right, no? We stand what is good, what is best for the country, for our city, and let's respect sa bawat isa. So yun na po ang knowledge ko po nitong mga ginagawa sa aming city, which now pumasok na rin sa bureaucracia, no, sa opisina. Salamat po. Thank you very much, Alan. Vice Mayor, natuklasan mo ba kung sino nagpadala sa City Hall at sa ating HR officer? Opo, yung ang nag-text brigade po, kasi meron kaming system na kung madalian ang information, yung aming mga administrative officers will receive mga information. So ito'y parang group chat or sa messenger, no, na na-receive ng aking administrative officer at binahagi naman sa akin, that, because that's my policy in the office, being the department head, the head of the legislative. But if highly policy, i-confer sa akin bago i-disseminate or i-action, no? So yun ang nangyari, nang na-receive, binasend sa akin, and when I heard that the good governor has been also receiving mga complaints, na he asked for mga information karagdagan, no, ito mga ginagawang hindi naman maganda. So we submitted, the office submitted in support of the stand of our governor. So yun po ang way of the dissemination in the City Hall of Tagum, itong na-receive namin na through the group chat of the respective administrative officers of the respective office. Behind the City Hall and the governor's office, are you aware of where the source of the information and the offer came from? Yung text brigade po, office of the mayor. In fact, nabanggit yung the executive assistant of the office of the mayor in the name of Evelyn Chua. Parang kung yung kanilang flow, kung magpirmahan na sa bawat opisina, the HR MO will collect or will directly submit to the office of the mayor through Evelyn Chua. And so, Evelyn Chua, I think it's the executive officer, the office of the mayor. So as far as you know, galing sa City Hall. So kung pwede, hihingin ko na lang, one last na lang, mula kay Vice Mayor Alan at saka kay Edwin, ang atong gobernador, can you just please collate, if you can, affidavits at the earliest opportunity when the flooding has come down? We will attempt to send people also to gather your affidavits and forms and screenshots of text and whatever else you can present. And this afternoon, we thank you very much for participating against all odds, against the flooding in Tagum, merely to provide us with the truth of what occurred in Davao del Norte. Thank you very much, Gov. Maraming salamat kay Vice. Maraming salamat kina Kapitan and SK. Thank you very much. Thank you po, Honorable Chair, Senator Amy Marcos. Maraming salamat po. Yes. Yes. Honorable Chair,
Yung kay Kapitan pala ang tumawag si Vice Governor Oyoy, ang tumawag sa kanya. Okay, thank you. We put that in the record as well. Thank you very much, Gov. Okay, maraming salamat. So, ngayon, I think kinakailangan ang ating mga witnesses who are here present, Kapitan Roger Galido, Kapitan Rene Estorpe, asan kayo? Kapitan Ronnie Odeña. Okay, I think it's your turn and we need to hear from you. Senator Bato de la Rosa is more familiar with the narration of facts. Please proceed. Thank you, Madam Chair. Sino sa inyo unang magsalita? Tatlong kapitan. Kapitan Escap, introduce yourself para ma-record sa ating secretariat. Go ahead, you have the floor. Good afternoon, beloved Honorable Chairperson. My mentor in politics during the time of Kabataang Barangay. Ma'am, good afternoon. Sa SK. Sa Kabataang Barangay po. I am punong barangay Rene Estorpe o Barangay Centro San Juan, one of a highly urbanized barangay o Bagdao District. Yun sinasabi nila sa investigation na doon kunin yung mga boto sa mga maraming tao, no? Actually, ma'am, sirs, ang barangay ko kasi isa yan sa mga gusto ng mga politiko, no? Kaya after hearing that I heard na mayroong mga pinaiikot that solicits a signature campaign, more or less half a day of rooming signature campaign, ay inalam ko kung sino talaga ang involved, no? And part of my barangay personnel and staffs is involved to that signature campaign. That's why I called their attention na pinatawag ko sila sa office ko. And these bundles of recovered firma, honorable chairs of this committee, pinaimbargo ko to dahil nakita ko na wala talaga. Barangay has been the venue of all caucus, meetings, public forums, public hearings. That's why sabi ko, bakit nagkaganito? Pabigla-bigla ang mga papel na to. Kaya nga, kinonfiscate ko dahil hindi talaga ito nagadaan sa insaktong proseso. At saka, sa amin kasi dyan sa barangay, kahit na problema ng mga padyak or tricycad man sinasabi namin dyan, kung may problema dyan, gina-public hearing namin yan sa barangay. Pero ito wala, no? Biktima man lang din yung mga trabahante ko sa barangay, ma'am. But this 30 triplicate copy of this firma forms, ma'am, is compensated with, sa mga nagpatakbo nito, compensated with 4,000 pesos. Yun nga lang, siguro hindi nila na nakuha yung 4,000 na yon just because nakuha ko to. More than a half day lang ang takbo nito sa barangay ko. Kaya nga, ito lang yung nakuha. Pero right now, wala ng mga papel na nagaikot sa barangay ko. Kaprene, sa affidavit mo, may binanggit kang Benzar Yap na namigay ng 4,000 pesos to each of the employees when they got the forms. Tama ba yun? Sino siya? Yes, that is true, Honorable Chairperson Senator Aimee. This Mr. Benzar Yap is one of the trusted first and second district political coordinator of PBA. I knew him personally just because kasama-kasama kami niyan dyan sa barangay. No? He is a usual
visitors of my barangay kasi we have an infra project. What is PBA? Yung isa sa mga party list natin na... PBA party list? Party list po. Who is the PBA party list representative? It is the Honorable Migs Nograles. Migs Nograles. So she's from Davao, right? He is based on Davao. Thank you, thank you. Please continue. Last January 10, that was the time na kinuha ko talaga ito dahil sa tingin ko, wala, hindi talaga ito nagadaan sa, dinaan sa insaktong proseso. No? And in fact, sa kadami-dami ng mga papel na nakuha ko, yung iba hindi na na ano sir, o hindi man niyo na pirmahan. Ito lang, this is more or less 30 triplicated copies, more or less this is 200 persons who has been signing in this PI's form. So sa akin po, sa tingin ko, parang may bayad na din. Dahil sa tingin ko, yung 4,000 na yun, hindi nga lang yung nakuha, pero yung 4,000 na yun sa mga nagpatakbo nito, yun naman lang din ang gusto nila na mapaikot nila sa barangay dahil may 4,000 pesos daw. So, Kap, meron kang kasama dito na na-opera ni Binsar Riap ng 4,000? I have here... Sino Johnson? This member of may barangay staff na ano, sila talaga ang nagpatakbo sa pirma. Andyan, sino? Okay, tanungin ka namin mamaya. Balik lang ako kay Kapitan. Sabi mo, maraming mga taga-barangay mo na gustong i-withdraw yung kanilang signature after Kabulabugan. Am I correct? Yes, Mr. Chair. Actually, so, I have this video na after I confiscated or it was turned over to me, these bundles of PI sheets. So for what reason? Bakit nila gusto bawin? Anong rason? Bakit sabi gusto? Nila, just because I was videoed with my one of my councilman, he's on live covering during the my confiscation of that of these documents. Nag-react kagad sila, no? Nagpunta sila sa barangay and then they have erased their signatures and in fact dala ko ngayon itong mga dokumentong ito. So in-erase sila diyan sa papel na hawak mo. Yes. Takot sila, nagpunta sila sa barangay dahil yung word na nakita nila doon na petition dahil hindi napaintindi sa kanila. So meaning the reason bakit gusto lang i-withdraw yung signature nila dahil hindi nila alam na ang pinirmahan pala nila ay people's initiative na. Yun ang rason. Iyan nga po. Iyan nga po. Okay. Yes, Senator Bato, Kapitan Estorpe, Rene actually showed us some forms where so many names and signatures were actually crossed out or erased. So these people clearly withdrew their signatures kasi diskumpiyado nga sila, hindi naman nila alam pinagpipirma nila. Tama ba yun? Particularly, Your Honor, yan po. Yan po talaga ang mga rason. And also, we are in possession of the affidavits of three persons, yung mga trabahador mo, who actually told us the same thing. Julieta Agan, andito kayo. Mary Joy Bisayno, ayan, andito sila. Eri Monteposo, they're all here, right? At ang sabi nga nila, Mr. Ben Sariak ay ang nagmudmud nitong mga form at binibigay on behalf of the PBA. Pero gusto namin sana pag-usapan to at ma-meet itong si Mr. Ben Sariap. Sinundo sila Ms. Monteposo, nag-park para makipag-usap about the signature campaign at ang going rate, 4,000 pesos kada 250 signature.
basta makaproduce ka mo ng 250 signatures. Tama ba? Yes, Madam Chair. Yes. Yan ito. Hindi, yung luckily, yung naagaw mo na papel, nakapunta sila sa barangay, kaya na-erase nila yung kanilang signature. In fact, pinapakita mo sa amin itong kopya. Yes, Your Honor. Hawak mo na papel. Ngayon, yung hindi, yung papel na nakalusot na, halimbawa na may nasubmit na papel, na gusto pa rin mag-withdraw. Well, andito yung kumilik. Tanungin natin yung kumilik, Director Rimlane Tambuang. Ikaw ang RD, sir, di ba? During the last hearing, sinabi ni kumilik chairman na yung RA 6735 ay walang provision. Yung kanilang, yung inyong kumilik resolution, walang provision doon for the recall of the signature kung merong gusto magbawi na signature. So tanungin ko kayo, yung mga nasubmit ng mga ibang barangay dito sa Davao City, nasa posisyon pa ninyo ngayon yung mga papel na yan? Technicals, pakitulong na yun. Pakitulong, bakit nawawala yung sound sila? Yan, yan. Good afternoon, Your Honors, Madam Chair. Mayong hapon, sir. As far as the signature sheets is concerned for Region 11, sir, nasa safekeeping po ng mga office ng ating election officers. In Davao City, sir, nandito yung tatlong election officer natin. Nandiyan sa office nila po yung signature sheets ng 1st, 2nd, at saka 3rd district na Davao City. Okay, next question. In the absence of the policies coming from the National Kumilik about the recall at your level, kung may pupunta sa inyo itong mga tao na ito na nakapirma, na ngayon na-realize nila na gusto nilang bawiin, dahil karapatan namin yan, signature namin yan, sagrado yan as far as I'm concerned. Kung pupunta sila sa iyo, sa opisina ng mga, sino sa opisina nyo dyan na may safekeeping ng mga papel na sinabit na sa inyo, sir, kukunin ko yung papel, irisin ko yung aking signature. Pwede ba? What will be your guidance to your people? Yung mga election officers na nakatanggap ng papel. Sir, Madam Chair, ang guidance po, ang guidance po sa akin ng Deputy Executive Director for Operation namin sa Manila, si Director Rafi. Pag may mag-recall, sir, hihingan namin ng affidavit, then i-compile namin sa office just to make sure na nire-recall na niya yung signature niya. But the whole signature sheet, sir, hindi namin na maibalik until such time na ibalik yung affidavit, certification, yung Annex B na in-issue namin doon sa proponent. So, pero doon sa respective signature nila, sir, i-compile na namin yung affidavit nila na alam na namin na nirecount na nila yung signature nila. Pero the whole sir, di na namin pwede maano until such time na ibalik ng proponent o yung nag-submit yung Annex B o yung certification na in-issue namin. So meaning, yung mga tao ni Kapitan, kung gusto lang bawiin yung perma nila, hindi sila pupunta sa opisina nyo. Hindi, puntahan nila yung tao na nag-submit ng papel nila para ma-recall yung kanilang signature. Actually, sir, pwede rin sila pumunta sa office. Pwede pumunta. Mag-submit lang sila ng affidavit para malaman namin na yung pumirma na itong tao na ito. But after that, meron na. Andiyan yung kanilang affidavit. After that, what will be your next action? Hanggang take note of their affidavit lang? Wala kayong, that hindi pa rin ninyo ma-erase yung pangalan nila? Klaro naman, may affidavit sila, may pangalan. So hanapin pala ninyo yung papel. Ito yung pirma niya. Itong pirma mo. Irisin natin, ha? Kasi gusto mo nang irisin. You cannot do that? We cannot
We can only take note of that, sir. Until such time na the commission in bank will give us the guidance, sir. You're saying that you take note, but the signature remains, the form is still considered signed. Sir, kasi ang, Madam Chair, ang trabaho namin is safe keep po namin yung signature. The moment na nandyan, nagbigay sila ng sign affidavit, sir, the moment na magpa-verify po ang commission, doon na po namin siya pwede i-crush na hindi na siya kasama doon sa i-verify namin. So kayo, kasi, kayo mismo mag-crush, mag-iris sa pangalan pag meron na sila kapidabit, ha? Yes, sir. Kaya niyong gawin yan? Well, Director Tambuang, nagugulan ako, ang dali-dali magpapirma. Maski sino magpapapirma, magkalat-kalat yan sa mga barangay na hindi nila kilala, hindi taga-barangay. Okay, ngayon yung tao na liwanagan, sabi ni Kapitan, ano yung pinipirmahan ninyo? So yung tao, unang-una, kailangan pumunta sa opisina ninyo, sa COMELEC. Tapos gagawa ng affidavit. Yung affidavit, kailangan notarize. Kapag nabigay sa inyo, magte-take note pa rin kayo, pero hindi pa rin i-withdraw yung signature. Apaka-komplikado naman ng withdrawal of signature, napakadali naman na magpapirma. Bakit ganon? Baliktad. Dapat pareho lang ang sistema para mag-withdraw. Ito, affidavit, notarize, pupunta ka sa COMELEC. Pinahirapan mo naman masyado yung tao. Thank you, Madam Chair. Naghihintay lang po kami ng guidance sa... Wala pa pong guidance about dyan, Madam Chair. Kung yes, mayroon Director, lang po, madali lang. Tama, Director. But we are merely highlighting with Senator Bato, with Kapitan Rene, that in fact, ang dali-dali, ikakalat mo lang yung form, miski saan, o pirma ng pirma, hindi nga alam yung pinipirmahan, pero pag naliwanagan, nasabihan mo, hoy, ano yung pinagpipirma? Ay, hindi ko alam. Gusto ko mag-withdraw. Ang hirap-hirap ng proseso. Di hamak na mas mahirap kesa sa magpirma. Yun lang. I am not blaming you. I'm fully aware that in fact, the COMELEC resolution as well as the law involved are both inadequate. Next question. Arde. Halimbawa, magkaisa sila lahat. Tutumbukin nila kung sino yung nag-submit nung kanilang signature doon. Halimbawa, makilala nila si PBA Party List Coordinator na ganito. Siya ang nag-submit doon sa election officer ng signature ng mga taga-barangay Agdaw, Barangay Sentro Agdaw. Siya ang nag-submit doon. Puntahan nila yung tao na yon, sabihin na, i-withdraw mo yung signature namin. Kung hindi mo i-withdraw, kakasuhan ka namin ng istapa dahil false representation yung ginawa mo. Tapos matakot ngayon yung halimbawa, matakot ngayon yung taga-PBA party list, pupunta ngayon sa election officer nyo. I am going to withdraw the signatures that I submitted to you dahil galit sa akin ang taong bayan na pinapirma ko dahil nailad ko lang sila. What will you do? Maghintay pa rin kayo ng guidelines coming from National Headquarters? In that case, sir, yun nga, Madam Chair, if I may. Yung sabi ko nga kanina, sir, the moment na ibalik po ng proponent nung nag-submit sa office namin yung Annex B, which is the certification na in-issue po ng election officer, ibabalik po namin yung signature sheets. Okay. Can we have the names of those people who submitted all these signatures? Yes, sir. We have. Right now, can we hear some names, please? Madam Chair, for the first district, ang nag-submit po sa office at saka nag-receive po ng certification namin, si Attorney Alex Blaise Cunanan. Attorney Alex Blaise Cunanan. I think he's a lawyer. Madam Chair, can the COMSEC please take note of these names para ipatawag natin in future hearings? Ha? Another name, please. Then for the 2nd district, 2nd district,
Madam Chair. Can we, excuse me, Arde. Pakiulit yung pangalan nung isa, nung una. Sa First District, sir, si Attorney Alex Blaze Cunanan. Cunanan. Yes, sir. Attorney Cunanan. Is he from Davao? I think so, sir. Anong circumstances niya dyan? Meron bang ibang data dyan telling about his circumstances? Ang nakalagay lang dito, Madam Chair, ay received by Attorney Alex Blaze Cunanan. Yun lang? Yun lang, sir. Yung pinareceive namin sa kanya, sir, yung itong certification kasi siya yung nagdala nung signatures siya, niya, sir. Siya nagdala ng signatures? Siya nagsubmit? Yes, Madam Chair. So, ganun lang pala. Another name? For the second district, sir, same person. Si Attorney Alex Blaze Cunanan. The same person? The same person, sir. And for the third district. And then for the third district, sir, parehas lang po. Madam Chair, Attorney Alex Blaze Cunanan. Madam Chair, can we subpoena? Can we subpoena this person? Ha? Perma is here. Taga Perma. Kayo, do you know this person, this guy? Attorney Manguera, Attorney Ryan Ko. Do you know this person? Good afternoon, Madam Chair, Honorable Committee members. Yes, you're recognized. Do you know the aforementioned Attorney Cunanan? We do not know a certain person, Attorney Alex B. Cunanan. Yes, during the previous hearing, Mr. Oñate stated that it was PIRMA that was organizing this nationwide. And I wanted to know from your end kung eto nga, tao ninyo dito sa Davao City. We will have to verify, Madam Chair. Okay. So you're representing PIRMA? Yes. Yes, kayo, Madam Chair. Dalawa? Yes. Yes, Madam Chair. So you're representing PIRMA and you don't know the people composing the PIRMA? Dapat alam ninyo yan. Kaya nga, kung initiative ito ng PIRMA, nakiusap lang sila doon sa liderato ng lower house, ng suporta, baka it's the other way around. Baka ginamit lang itong PIRMA para tumakbo. I'm beginning to doubt. But anyway, Arde, to make it clear, because Dabawinos, Dabawnons are listening to you right now. Yes, sir. Kung gagawin nila yung isang option, hanapin nila si Attorney Cunanan. Hanapin nila si Attorney Cunanan at pursahin nila, Attorney, kunin mo yung pirma namin doon sa Kumilik dahil naisahan ninyo kami. Dahil hindi nyo pinapaintindi sa amin na yung pinirmahan namin pala ay People's Initiative na yon. Ang promise lang sa amin ng mga coordinator, bigyan kami ng AX tupad o anong ayuda. Kaya kami pumirma kasi gusto namin makatanggap. Puntahan nila si Attorney Cunanan, sabihan lang gano'n, at si Cunanan, ma-pressure, pupunta sa opisina nyo, i-withdraw ni Cunanan, with the absence of mechanics for the withdrawal of this signature coming from Kumilik National Headquarters, can you give it back to Mr. Cunanan? Yes, sir. Yes, Madam Chair. And then may, para madali hanapin ito si Attorney Alex Blaze Cunanan, sir. Yung isang record po namin, Madam Chair, siya po yung, he is the legal counsel for Constitutional Reform Advocate Movement. Nakalagay dito sa... You said he is the... Can you repeat, please? He is the legal counsel, Madam Chair, of the Constitutional Reform Advocate Movement. Do you have on record an address of Attorney Cunanan, please? Wala surely po. He had to identify himself and provide contact details? Wala po, Madam Chair. The only record we have is the, yung sinubmit po niya na parang transmittal. Then he affixed his signature over above his name. Tapos may telephone number pala, Madam Chair. Please, Comsec, you get the telephone number of that Attorney Cunanan para bitahin natin next hearing.
I'd like to go back to both the COMELEC and Kapitan Estorpe. Yung sa signature sheet, ano ang nasa ibaba? Is it the name of Attorney Anthony Abad or is it firma? If you could just quickly review the signature sheet. Actually, kasi hindi kilala ng firma eh. Ang nakalagay rito, ma'am, is ang petitioner is si Attorney Anthony A. Abad. That's right. So, again, it's Attorney Anthony Abad. I seem to not have encountered any signature sheets with firma stated at the bottom. Okay, just as a matter of curiosity, thank you, Cap. As a matter of curiosity, Director Tambuang, are you still receiving signature forms until now? Last Monday, Madam Chair, we received the directive not to receive signature sheets anymore. Okay. Pina-stop po ng may directive po binigay ang commissionin pa. I see. So that's 29 January you stopped receiving. When was the last time you received? Madam Chair, tingnan ko muna yung record ko kay kailan yung last time na That's okay. But as far as your record and your knowledge goes, following the directive on the 29th of January, Monday, you have no longer accepted any submissions of the signature forms. Is that correct? That is correct, Madam Chair. Thank you very much, Director. That will be all. Madam Chair. Director. Madam Chair, may I? Yes, Kapitan Estorpe, please. Madam Chair, paano itong parang nakuha ko na mga dokumento? I still have to keep this at my barangay executive drawers. Lagay ko na lang ito doon. Dahil hindi man ito na-endorse. Paano ito? The committee can accept that as exhibit A for this purpose. And you can have your Xerox copy. For me to explain, Your Honors, these documents for me are sacred. No? Just because this is to renew our constitution or Your Honors. That's why kung ako lang, no, dahil may civil rights at saka constitutional rights din yung mga tao na babawiin nila yung mga pirma nila. So, I am the very nearest barangay government institutions which is andyan lang naman yan, no? Sa community ko. So, wala na din akong interest na i-submit ito sa COMELEC. Dahil andito, parang ako ang naging apprehending officer nito ngayon sa pagdakip nito. At saka, biktima man lang din yung mga tauhan ko sa barangay. Kaya, hindi ko rin ipakulong itong mga tao na to dahil gi-operen man lang sila ng 4,000. Tapos, yung kung binawi man ng mga tao yung pirma nila, it is their constitutional rights, Your Honors, na bawiin nila. Hindi naman ito na-submit sa COMELEC. Tama ka, Kapitan. Siguro, Arde Tambuang. Narinig mo si Kapitan, di ba? Ganito, Arde. Yes, yes, sir. You are a lawyer. I am not a lawyer. I'm going to ask you this question. Are you administratively and criminally liable kung mag-give in ka sa hinaing nitong mga kababayan mo? Na, sir, that is very sacred to us. That is our signature. Kinabukasan ng Pilipinas ang nakataya dyan, sir. Please, bawiin namin yan. Kung ikaw mag-give in, ibigay mo, ibalik mo. Oh, sa inyo naman yan eh. Oh, pangalan mo, Rene Estorpe. Oh, ikaw dito. Ikaw, pangalan mo, Juan de la Cruz. Ito. Oh, sa inyo itong papel ito. Sa inyo na yan. Are you violating any law? Any whatever, administrative policies? Kung mag-give in ka sa kanila, magmakaawa sila sa inyo.
Sir, bawiin namin yan, sir. Dahil aming pirma yan. Very sacred to us. Please, human rights namin yan. That is our whatever legal rights, constitutional rights, whatever right, nandiyan na. Amin yan, kunin namin. So kung mag-give in ka, are you violating anything? Because in the absence of any standing policies, I think your own discretion can enter into the picture. Am I correct? Yes, Madam Chair, you are very much correct. But sir, we have received a guidance as to the safekeeping of the signatures because there are, alam po natin na may batas po dyan, the data privacy or ano. So gisipkip po namin, in case nakunin nila yung signature nila, then yun nga yung offer namin, Madam Chair, just give us your affidavit of recantation or whatever, then siguraduhin po namin na safe po yung signature nila. The moment na gagamitin po ng proponent yung signature nila, di na po namin pwede gamitin for that matter kasi nirecant na po nila. Thank you, Arde. And I hope and pray you are at the bow nun. These people are also the bow nun. Please take care of their rights. Please take care of their signature. Thank you, Madam Chair. Native the bow nun. Yes, alam ko, kilala kita. You are a true Dabaw nun. So, I hope huwag natin pabayaan yung ating mga kababayan. Thank you, Madam Chair. Thank you. Thank you very much. Would the two other kapitanes, Roger Galido and Kapitan Ronnie Odeña, would you like to add anything to the discussion? Ano nangyari sa mga barangay ninyo? Ganun din ba? Magandang hapon po sa Senador Bong, no? Senador Amy and Senador Bato. So nandito ako. Madam Chair, excuse me for a while. Before you continue, ha? Madam Chair, the address of Attorney Blaise Cunanan, andito lang, malapit lang. This is 20 minutes away from the Arcadia building. Kung makontak natin, baka pwede natin papuntahin dito. Habang andito yung mga nakapirma, oh. Kanila yung pirma eh. So yun lang, Madam Chair. Kumsek, please try to contact this person. Yes, Kumsek, yes. Please expedite and we go back to Kapitan Galido. Rog. Magandang hapon po. Nandito ako, ma'am, upang ipakilala ko yung coordinator at saka yung nakapirma sa barangay. So nandito yung mga ticket, no? No? Mga binigay nila. At least sila anong makausap, no, sa inyo. Okay, please introduce yourself, your name. Hello, good afternoon po. Good afternoon, Senator Bongo, Senator Amy Marcos, and Senator Bato de la Rosa. Ako po si Richelle Sequeira from Barangay San Antonio. Ako po ang barangay coordinator ng PBA party list po. So may pinakita si Cap Roger Galido na coupon. Ano ibig sabihin ng couponan? May pag yan. Ano ang ibig sabihin niyan? AX po. AX. Opo. Paano maging AX yung papel na yan? Sinabi lang ko sa akin is ano, yung pagbigay ng mga papel po, yung para papirmahan po is ano daw, pag once nakapirma yung tao, bigyan ko daw ng ganito po, AX. And then, first time ko nakarinig ng AX kasi more on ano, ayuda, ganun naman ang naano. Ayuda. Na, yes, yes, yes. And then that's why, ang sabi ko sa mga napag-utusan ko po, na sabihin mo na lang na assistance. Sino kasi, ang nagbigay sa'yo ng coupon na yan, na ipamigay? Nagbigay ng instruction sa'yo? Si Ben Sarayap po. Mister? Ben Sarayap. Mr. Binzar Yap. Yes, sir. The same person. Yes, sir. The same person, Madam Chair. Binzar Yap. Yes, sir. Sino nakakilala kay Binzar Yap dito? Kaya patawag natin dito ngayon. Andiyan mo yung Davao City Police Office, oh. Pwedeng papuntahan yon, papuntahan dito. Binzar Yap. Singit lang, Richelle Baching. PBA coordinator ka ba? Yes, po. I see. So, itong si Ben Sarayap, boss ninyo, parang district coordinator ng PBA. Yes, ma'am. Okay.
So, above you is Binsaryap. Yes po. Alam mo kung sinong above pa kay Binsaryap? Yes po. Sino? Congressman Migs Nograles po, sorry. Migs Subiri. Damay mo ba si Migs Subiri dito? Sorry po. Migs. Nograles po. Migs Nograles. Opo. Siya ang boss ni Binsaryap. Yes po. Si Binsaryap ang district coordinator ng District 1 Anto, yes, for PBA party list. Po. Ikaw, barangay coordinator? Coordinator, barangay San Antonio po. Barangay San Antonio coordinator? Opo. Sa ilalim sa'yo, sino pa? Wala na. Ikaw na diretso pupunta sa mga individual, kada tao, magpapirma. Opo. Ikaw na. Nag-contact ako ng mga tao po para sila din ang mag-ano sa mga tao. So, pagbigay mo niyang papel na yan para pipirma sila. Pinaintindi mo ba sa kanila na yung pinirmahan ninyo ay people's initiative? Kapag pipirma kayo, pabor na kayo na magkakaroon ng people's initiative para baguhin ang ating saligang batas? Yun lang po, may baguhin lang daw sa ano, amendahan lang po sa saligang batas daw po. Yun kaya nga, pinaintindi mo ba ito sa mga tao na pinapapirma mo? Yun lang ang ano ko po, tapos hindi, parang hindi nila na ano talaga. Basta yun lang, papirma sila para ano, and then ang ano kasi, habol kasi gaya. Kaya nga, klaruhin natin, pinaintindi mo sa kanila na people's initiative, hindi? Ang pinaintindi mo lang, ayuda. Ang sabi ko lang po is ano, may baguhin lang sa saligang batas. Yun lang. May baguhin sa saligang batas. Hindi ko na po alam kung ano, basta yun lang kasi yun lang ang sabi sa akin po. Okay, sa likod mo yung nag-iling-iling na ulo, sila ba kayo ba yung pinapirma ni Coordinator Batsing? Please, upo kayo dito, harap. Kayo muna kausapin ko. Sandali po. Ang taong kinontak ko po si Purok Leader po. Purok Leader. Pa, Purok Leader, punta ka dito, sir. Huwag kang matakot, Batsing, hindi kita ipakulong. Kaya nga ako nandito po para maano ko po ang... Oh, sige. Magandang hapon po sa lahat. Wait. Yes po, yon lang po ang sabi niya. May babaguhin at saka may narinig akong ayuda. Yon lang. Ayuda? Yes. Nakatanggap yes, kayo po. Ng ayuda? O wala pa po. Yung coupon lang? Anong... Coupon lang po. Anong sabi ng coupon? Patingin nga niya? Assistance po. Ikip lang daw po kasi ano, may assistance daw pong ano, ipamimigay. Ah, pag may coupon, ipepresent pagkatapos nito, magkano daw ang makukuha? Magantay lang daw po. Wala namang sinabi kung magkano. Ang sabi lang is, ikip lang daw po and then magantay kung kailan magkano to. Okay. Magamit okay. Ito. So, ikaw, kung wala yang yung papel na yan, na promise na bibigyan ka ng ayuda, pipirma ka, hindi? Hindi siguro. Hindi ka pipirma? Hindi. So, klaro na napapirma ka dahil sa papel na yan, yung claim stub na yan, yung coupon na yan, na may promise na ayuda in the future. Yes po. So, kung without that, hindi ka pipirma? Siguro walang wala. Hindi? Hindi. Okay. Thank you, Madam Chair. Very clear. Yes, thank you very much. Is that Senator Bongo? Are you wanting to say something? If not, si Kapitan Ronnie Odeña, I think pinatawag kayo. Is there anything you'd like to add po? I think you're the special witness also of... Hello. Yes po, magandang hapon po, Madam Chair, Senator Amy Marcos, saka sa kay Senator Bato. Senator Bongo. Ako po si Ronnie Odeña, punong barangay po sa Barangay Bunawan. Barangay po na laging binabaha. So, yung mga tauhan ko po, pag may pinapapirmahan, nagkakandarapa, nag-uunahan po. So, tinatawagan lang po na kung ano bang tulad ngayon, ang nangyari kasi nung tumawag na yung mga PROC leader na ito na may umiikot na papel. Ayun, nung nakita ko, yun na nga, itong may initiative, people's initiative. Ayun, pinatigil ko. Nung una, ayaw pa. Kinabukasan, mayroon pa rin. May dalawang van na dumating, parang binibilisan. Tapos, ang sabi,
Ayun na nga, may ayuda daw. Sabi, bakit kayo pumirma? Kasi may ayuda. Ito po, kasama ko sila. Kasi nung nasabihan na imbitahan, madaming gustong pumunta dito. Kaya lang sabi ko, ilan lang siguro, baka mapuno natin yung binyo po. Ito po, may mga dala-dala po silang papel na yun yung coupon nga. Pinatawag ko po kinabukasan, anong nagsisyon kami, yung taong may, yung coordinator daw nila, pumunta naman doon sa session, kaya lang, ang sabi, isasauli niya yung pinirmahan. Pero, hindi niya binalik, bagkos tumuloy sila sa isang meeting yata ng isang bahay doon sa Bunawan din po. Pakiulit ka, nag-meeting kayo na gustong buwiin? Kasi na taon po nung kinabukasan may session po kami, pinatawag po namin sa session yung taong coordinator nila doon. Baga, sino yun? Sino yung tao na yun? Arman Villarasa. Villarasa? Opo. Ngayon, nung nandun na siya sa session, kinausap namin, sabi niya, isasauli niya yung mga pirma kasi nasa kanya na raw. Ngayon, hindi man niya ibinalik yung mga pirma bagkos kinabukasan nga, tumuloy sila sa isang meeting doon sa isang bahay. Ang naging problema ko po doon kasi ang dami na pumupunta sa barangay, kinukuha yung pirma nila, yung papel. So, yun naging naging problema ko. So, sa sandali, Kahibalo, do you know that Villarasa belongs to PBA party list again? Hindi ko masigurado. Pero alam ko, dati nung may pirmahan nung Maharlika, kasama po siya. Maharlika? Oo, yun po. Pero sa PBA, hindi ako sigurado po. Okay. So, anong sabi niya? Pwede daw niyang bawiin yung papel? Ibalik niya daw po sa amin. Ibalik? Oo, pero wala siyang ibinalik. Ayun nga, kinabukasan nag-meeting sila sa isang mayroong lugar. Porok 17. Tapos, may pinatawag silang ibang tao, nagbigay ng tig 200. Di ba kung may nakatanggap dito kasama. Ayun, may tag 200 daw. Tapos, pamasahe. Ayun. Sino po nakatanggap ng 200? Sino ba nakatanggap? Sa inyo dyan. Kayong tatlo. Binigyan sila ng 200? Binigyan kayo ng 200? Para saan yon? Pamasahe daw po. Ah, pamasahe. 200 pamasahe. After the meeting. Pero ano sabi ni yung ibabalik ang signature ninyo? Wala. Wala nang hindi na binalik. So, taga saan ba itong tao na ito? Alin po, Your Honor? Yung, alin sino po? Yung si Arman. Anong pangalan? Arman Villarasa. Arman Villarasa, taga saan? Ano po, Purok 15, Damiana po. Purok 15? Opo. Sa barangay? Damiana. Barangay Bunawan din. No? Barangay mo? So, puntahan ninyo. You are ikaw kapitan, di ba? Gusto ng mga tao mo na bawiin yung kanilang signature. Puntahan niyo siya. Nung tinuntahan ko po, ang sinabi niya na ngayon, naibigay niya raw. Oh, sabihan mo siya, si Villarasa, kung sino yung binigyan niya, ipakuha niya yon hanggang aabot sa kumilik yung kung sinong dapat magkuha doon. Again, si Kunana na naman ito. Attorney Kunana na naman ito dahil siyang officially nag-submit at nag-receive ng receipt, di ba? So, huwag yung pabayaan ng mga tao nyo na nailad. Responsibilidad nyo yan, kayo mga kapitan, di ba? Kayo inaasahan ng mga tao ninyo sa barangay na hindi niyo sila pabayaan. So you do what is right, you do what is supposed to be done para itong mga tao natin hindi maisahan. Di ba? So that should be the case. You lead the people to the right path. Gawin ninyo ang dapat niyong gawin. So, yung tao mo, Kap, ito sila, yung tatlo, sino nagpapirma sa inyo? Eh, pakibigay yung microphone, Kap. Nagpapirma sa MOA si Jingjing Rabadon. Jingjing? Puro 4, Bunaplay. Bunaplay. Bunawan. Andito siya? Wala. Wala.
Anong sabi sa inyo? Bakit pinapapirma kayo? Ipapirma mi kay magbigay ng ayuda. Magbigay ng ayuda? Oo. So, pirma lang kayo? Pirma kami. Nasaan ang ayuda? Hanggang ngayon walang ayuda dating sa amin. Ikaw naman. Claim staff. Ito po yung serve to as a claim staff po. Claim staff, yan. Pareho sa claim staff ng taga-Agdaw. Opo. Kayo, taga-Bunawan. Yes po. Pareho lang kayo claim staff. Sino nagbigay niyang claim staff mo? Yun nga po si Jingjing Rabadon po. Rabadon. Sabi ito daw, limang tao isang claim staff. So kung anong matanggap ito, hatiin daw ng lima. Oh, unfair daw, naman. Sila dito isa-isa tapos kayo sa Bunawan. Oh, sa amin talaga, sir. 1:5. Oh, lugi kayo. 1:5. Hanapin niyo si Rabadon. Sabihin mo, inisahan mo kami. Lugi kami. Limang tao, isang staff lang. Sila, isa-isa lang. Oh. Ano? Go ahead. Ang utos po sa akin is, yung sa isang pamilya, kahit lima or ilang tao makapirma sa isang pamilya, isa lang ang ibigay. Head of the family lang po. Isang pamilya, isang claim staff. And then, yung lahat ng papel po, hindi ko sinabmit po. Dapat, kinagabihan, dapat kolektahin na. Pero hindi ko binigay kasi ang iniisip ko yung kapakanan ng mga tao. Ayaw kong maano ang yung ano nila, pangsalig nila sa ako. Ayaw kong masira yung pag-ano nila, trust nila sa akin. And then iniisip ko yung kapakanan nila. Kaya wala akong sinabmit kahit isa. Kahit isa. Tinago ko po yung papel. Paano yan ngayon? Hindi ka na pagkatiwalaan ng PBA party list dahil binulgar mo naman lahat yan. No. Di ba barangay coordinator ka ng PBA party list? Ang importante po is ang kapakanan ng mga tao. Very good. Ganyan ang dabaw nun. Ganyan ang dabawin nyo. Kapakanan ng ating mga kababayan ang isipin. To make it clear po, so, walang hindi alam ni Kapitan Roger Galido na kinabukasan niya pa naman nalaman. Yun po. Sigurado, kasi kung alam ni Kapitan Galido yun, hindi ka makapatuloy sa ginagawa mo. Babarahin ka niya. Kilala ko yan si Kapitan Galido. Kaya, hindi yan basta-basta magpabaya. Kinagabihan, di ko talaga sinabit. Wala akong sinabit kahit isa. Okay. Yan po. Thank you. Madam Chair, pwede pa natin pakinggan si Barangay, former Barangay Captain Rain, Ulan. Yes, actually, we welcome Captain Robert Olanulan. And sorry, Kapitan, Kapitan ka ba ngayon? Yes, former? Yes, Your Honor. Ha, nakabalik ka na? Yes. Kapitan very good. So sorry ha, naisip ko kasi hindi ka pagkapitan eh. The same Kapitan barangay. Yes, Barangay Bukana, Your Honor. The biggest barangay of Mindanao. Ay, sorry, Kap. Naisip ko talaga former kapitan ka. Nakabalik ka na pala. Yes. Congratulations. Yes, Your Honor. Madam Chair. And he provided an affidavit. Yes, ma'am. Saying that he heard there were gatherings by the former Kapitan Trajera. Yes, Madam Chair. And that signature forms were being distributed for ayuda. Yes, and Mr. Chair. He posted that it wasn't true na para sa tupad. Or... Yes, Madam. Actually, Madam, during last January 9, I received the information from my neighbors na there was a gathering from the house of ex-Barangay Captain Rolando Trajera. Rolando Trajera, Your Honor, is the coordinator of the Barangay coordinator of the Partiles, PBE Partiles. Then when I heard the information, Your Honor, naganda ka, tinanong ko yung isa sa mga neighbors ko kung ano ang pinag-usapan doon sa kanila. So ang sabi, nagbibigay sila ng mga forms, no? Nagbibigay sila ng mga forms. At saka yung forms raw, ang sabi nila is ayuda, IKS, and for financial assistance. So maraming nagpupuntahan doon, Your Honor. And sabi ko sa kanila, nag-post ako ng sa post ko, sabi ko na huwag kayong maniniwala dyan kasi ang tupad at saka yung IKS is from the government
government offices like this WD and the DOLI. So kung government ano yan, is dapat yan ibibigay yan sa mga elected barangay officials. So yung Sir Rolando Trahila, Your Honor, is not a elected barangay officials, ex-barangay captain lang. So imposible na mayroon silang tupad or ikes na hindi wala dito sa aming kami mga elected ngayon. So ang ginawa ko, Your Honor, is while nga nag-post ako, several, 3 times nag-post ako sa kanila. When I na-receive nila ang nakikita nila ang post ko sa FB, yun na maraming nagpupuntahan sa akin. Maraming nagsusurrender doon sa akin na sila ay naluloko, no? Sila ay naluloko at gusto silang i-withdraw yung mga signatures nila. Kaya, Your Honor, ang nangyari ngayon doon is binigyan ko sila ng advice na kailangan magpa-blatter sila sa barangay, no? Kailangan magpa-blatter sila sa barangay at saka sasabihin nila kung sino yung mga tao nga nag-operate for signatures at nagsasabi na ayuda yung sinisignatura nila. So maraming nagpa-file ng kaso doon sa akin, Your Honor, no? At saka nandito yung ngayon mga summons at saka mga complaints, no? At pinadalhan ko sila ng summons. If I may lang po, Senator, go. Ano lang, singit lang ha. May tanong lang po ako sa inyo. Yung pagpapirma ba ng mga signature forms, nababasa ba ng mga tao? O pinapabasa ba? Baka mamaya niloloko na, pipirma ka kasi bibigyan ka ng ayuda. Meron bang ganon? Wala, Your Honor. Ganito ang sabi ng mga tao ko, Your Honor. Ang ginawa nila, kasi may na-confiscate doon akong hindi, kasi, mga... Hindi, or... minsan di maintindihan. Alam mo, pag yung mga Pilipino minsan na... sige, pirma ka. Makakatanggap ka ng halaga. Ganon ang ginagawa ng iba. I'm sure hindi lang yan dito nangyayari sa ibang lugar. Yung mga kababayan nating no read, no write, paano po sila? Ganito raw ang sistema, Your Honor. While nagpapirma sila, ito lang, tinakipan nila yung letterhead. No? Yan tinakpan ang mahirap, nila yung letterhead. Takpan mo. At saka pinapirma sila sana ganito at mayroong sabi na ayuda yan. Oh, tupad at saka ikes. Yan ang dapat tingnan ng COMELEC, sir, at ng buong komisyon, no? Na marami talagang naluloko dyan. Pinagsasamantalahan yung kahinaan po ng Pilipino, lalong-lalo na po yung mga mahirap. Huwag ho natin pagsamantalahan yung mga kababayan natin mahirap. Naghihirap na nga, pinapahirapan pa, pera naman nila yan. Pera ng Pilipino yan. So, yun, at saka yun, nagbibigay ng claim stub, Your Honor, para ito raw ang i-claim nila. Sabi ko, yun, naluloko kayo, hindi totoo yan. Hanggang ngayon, walang naka-receive sa mga constituent ko. At saka, madam, ma'am, senators, yung barangay ko ang pinakamalaking barangay sa buong Mindanao. 78,000 registered voters. At saka doon nila kinoconcentrate. Ang alam ko ngayon is in every district, kukuha lang sila ng 3% of signatories. Then meron silang budget. So dito nila kinoconcentrate sa aking barangay dahil malaki at saka maraming population ang barangay ko. So nakakuha raw sila as per information na receive ko. Nakakuha raw sila ng more than 10,000 dito sa barangay ko. At they are willing na mag-withdraw sila sa signatories nila because of my campaign. Cap Robert, may binabanggit kayo, sino nag-collect nitong mga, sino nag-mood-mood nitong mga signature forms and distributed the claim stubs? You mentioned the PBA Party List Office of Kagawad Momar Trahera at may kasama pa siyang mga iba pang kagawad at SK. Sino-sino ba ito? Sila yung mga party list na supporter na, coordinator supporter. Coordinator. At saka yung office na yan, ma'am, yung si Kagawad, Momar Trahera, is the son of ex-barangay captain. Okay. So, binigyan ko yan siya ng opisina, ma'am, at hindi ko kalain na ginagawa, ginamit niya sa pangluloko ng mga tao ko.
At doon ko ito na nakonfiscate itong forms na ito at saka itong mga stub na mayroong pangalan mo Mar Tarahira at may signature po ma'am. I see. So, ang pagkaalam mo, talagang coordinator sila ng PBA. Sila, talaga PBA talaga sila. During the time sa campaign, bago lang election ng barangay, PBA talaga ang nagsusupport sa kanila. Okay, thank you. Would you like to add anything, Kapitan? Yun lang po, ma. Okay. We'd like to call on another Kapitana. Ito si Kapitana Jeanette Lawag Suam, Marilog proper. She submitted. Yes, are you there? Yes, hi Kapitana, kumusta? Nagbigay rin siya ng affidavit. Alika, dito ka sa kabila, oh. May bakante. Ang sabi niya, a certain Gregorio Pantig and Cheng Solomon, also from PBA party list, distributed the documents with the promise of tupad, aix, and cash of 5,000 pesos. We have the affidavit of Kapitana, and she then discovered yung papeles pala, People's Initiative. Sige. Pakikwento na lang ano nangyari, Kapitana. Magandang hapon po, Senator Amy Marcos, Senator De La Rosa, and Senator Bongo. So sa lahat po na nandito, no? Ako po si Punong Barangay of Barangay Marilog Proper, Marilog District, Davao City. Naikwento ko po lahat kahapon, sir. In-interview po ako. So ako pala yung yung district coordinator is yung mother ko, which is Barangay Kagawad, Panglima. District coordinator of what? Marilog District po, sir. District yung dosi ka barangay sa Marilog District. District coordinator po sa PBA. PBA? Yes po, sir. PBA party list? Yes po, sir. PBA party list. Okay, please continue. So, siya yung district coordinator. At the same time, panglimang singit kagawad. Singit lang ako. Kilala ba ninyo si Erlinda Swam? Pirma? Katulad ni Attorney Kunana. Kilala ba ninyo? Yes, somebody please from Pirma or Abisado Law Office. Good afternoon, Madam Chair. Our firm ho is legal counsel of Pirma. We are not involved in the operation as well as to the details of the personnel. So, but we will confer with Mr. Oñate and we will check our record as soon as we get back. So, is there a representative of Pirma? Earlier on, I was given to understand that in fact you represent Pirma. We need to correct that, Your Honor. We are the council, and we are not part of the organization of Pirma. I understood from Attorney Abisado during the last hearing that in fact you are part and parcel of Pirma, which is why I am puzzled that you do not seem to know anyone at all in Davao City working for the People's Initiative. The service of our firm, Your Honor, was engaged as early as January because we are expecting constitutional challenge ho doon sa Supreme Court. But as I said earlier ho, Your Honor, hindi ho kami part nung operation at nung personnel ng pirma. I asked actually Attorney Alex Abisado whether he was a lead convener of pirma or the legal counsel of Mr. Oñate. But I think the claim was not very clear, and he said that he was a lead convener, which is why they were involved. Your office was involved in the TV ad. Your Honor, I think the lead convener of Pirma is Mr. Oñate, and Attorney Abisado or the Ganajian's Abisado Law Office is the legal counsel of Pirma. Okay, that's not entirely what I heard in the previous hearing, but I'll let it go. Let's proceed with Kapitana Suam. Okay, no. So, Bisaya on na lang ako kasi mas majority, Ma'am Amy, ang Bisaya. So, mo na to, first or second week yata sa January,
naigi present si Honorable Erlinda Suam sa kuan na papel, which is katong form nga nabasa na ako, and then gi-explain ako sa iyaha kung unsa ang tenor or pasabot atong gipapirmahan niya. So ang sulti niya sa kuha is AX or tupad na madawat 5K kada isa, which is niingon ko sa iyaha, ma, kung naamay ihatag ato ang panggobyerno, local man or national, naagid na'y basihan kung dili taas ang proseso. Before makadawat ang maong katong makabenepisyo, ipahatag sa amaw ang kwarta before permahan. So inaana ang proseso sa ato ang panggobyerno kung naihatag nga pahalipay or ginatawad ani nga tupad. So pag-explain na ko sa iya, sir, na ako'y gipangutana sa iya nga kinsay naghatag sa imuha ani nga mga papel, kinsay nagsugo sa imuha, which is niana siya si Humato, si Greg Gregorio Pantig. Kunya wala gikuha na ko yang cellphone sir na anak ko nga pwede na ako maistorya para ma-explain niya. So dali, wala man ako dito dali, nakita sa yang sino si Gregorio Pantig? Sa ano, sa PBA sir? Ano siya sa PBA? Siya ang staff sa PBA, staff sa staff PBA. Ng PBA party list. Yes po sir. Thank you. Yung si Cheng Solomon, Senator, ay Ma'am Amy, is siya ang naistorya na ako. Pag dial na ako, siya man ang last dial dito sa phone sa kuang mother. And then pag istorya na mo, nangutaan ako sa iyahan ko, sir, unsa man ning papel inyong gipakatag dire nga against man ni sa tua. Wala man lang nakabutang dire, wala'y klaro kung unsa ni. Ang explanation lang ninyo sa akong mama is na ay madawat tupad or AX. Wala gani nakabutang dire nga naabada ay yun ana. Nganong kailangan papirmahan pa. So nagkalalis mi ato nga time, ma'am. So ang tubag niya sa kuha nga, wag mong pigilan yung papirma namin kasi para yan sa mga tao. Gitubag na ko siya nga, dili man ni para sa mga tao. Kung people's initiative, dapat ang kagustuhan sa tao, hindi yung politician's initiative. Which is nakasulat dito nga, klaro kaayo kung unsay pasabot sa papirmahan nga ginapalakaw. So akong suti sa iya, sir, ayaw mi ipasabong sa akong mama, which is mama tapos ako ang inahan sa barangay, lisod sa ako ang part. So syempre, ako nga inahan sa barangay, gipairalan ako, ma'am, senador, senadora nga, para makaayo o dili makaayo sa ako ang barangay, sir. So gipasabot na ako ang mama, which is panglima nga kagawad sa mo ang barangay, nasabta niya, abi po na ako o wala niya gipadayon, sir, ang pagpapirma. So siguro gina-pressure po siya, kay parang something na apoy maano sa ila, sir, ba? Na sila'y madawat kung ginagoto nilang papirma. So ang hitabo, sir, samtang nagpapirma siya, ako po sige embargo. Which is ang mga tao, pagpagawas og statement ni Congressman Pulong, so dito na nagpanik ang mga tao, sir, sa barangay Marilog proper. Nagtawag na sa kuha, kapun sa daini. Manotot, sir, nagpagawas na kong statement sa moang page sa Team Suam o sa barangay Marilog proper nga, dili mo magpirma na kay usa ka na sa dakong pang panglinlang or pangloko sa atoa diri sa barangay Marilog proper. So daghan ko na kuha ato, sir, kay na turn over gid sa kuha ang papel. So nasa imuha ang papel? Yes po, sir, nasa kuha. Tanan nakuha niyo ang yes, buong Marilog? Yes po, sir. Pa. Ano, dili gid siya sa buong Marilog, sir, purang uban, sir, gipangsunog nila kay mahadlok sila kay ginakuha ang manggod gihapon, ginabalikan ba after nga papirmahan. Pero gamay ra gid ang nakuha nila, sir, mo no na nakuha na ako. Naagyapon sila nadala, pero murag wala ra gyud kaano sa tao sa Marilog, wala ra gamay ra kaayo. Paano yun, nagpromise naman sila ng tupad AX kag 5,000 pesos ginatag? Yes, did they give it or not? No, ma'am. So they never receive anything? Yes, ma'am, wala pa siyang natanggap kahit piso. So yun lang kinuha yung pinirmahan nila. At the same time, sinabihan sila na maghintay lang daw kasi darating na or parating na. So my claims tab, at the same time nakuha. May claims, yes, tab din? Yes po, ma'am. Black and white ng claims tab. Hindi ko po nadala, pero kahapon bit-bit ko while gi-interview ako. So hindi ko nadala ngayon, ma'am, kasi may problema sa amin. Grabe yung landslide. That's so right. Na ano ko, ma'am, pag next, ano, ma'am, pwede ko rin madala. Pero na-present ako na yun, ma'am, kay Congressman Pulong. So nakita na niya lahat. The same claim stub? No. Madam Jen? Hindi pareho, sir. Yung sa amin, diba? Sir, background is bukid. Bukid? Yes po, bukid. Yung background niya. Okay.
So baka iba-ibang printing nila ng claim stamp ni Pantig. Pantig yung yes sabi po mo? Yes po, sir. Iba rin yung kay Binsar. Ayan, ayan. Ayan. Yes po, sir. Iba-iba, sir. Iba, iba sa amin. Yes, sir. Iba sa amin. Ayun, no. May iba rin pala yun kay Kapitan Ulan-Ulan. Eagle. Yung sa'yo, Eagle. Bukid. Yes po, Eagle. Bukid po, sir. Eagle ito. Sige, please. Continue. Continue, ma'am. Iba-iba pala ang drawing niya. May kuwati ko siguro. Kap, kasi ay, pakikuan kap. For a while. Yes. Yes, kap. Ang Eagle sa First District at saka may sign sa likod. Amin wala. Ito ang claim stamp by nila. By district po. Iba-iba by district. Okay. So, thank you very much, Kapitana. At nandito rin from Marilog District also, Upper Kibalang, Willie Hade Ampon. Are you here? Another affidavit that was submitted to me regarding, I believe, Kagawad Erlinda Suam also. Yes po. Is she here, Willie Hade? Wala. Ampon? Nag-submit ng affidavit. Do you know her, Kapitana, by any chance? No, ma'am. Meron po kaming dalawa na kasama, ma'am, yung naka-embargo, yung nakakuha talaga ng mga dokumento, which is hindi po sila interview, hindi na po nakuha na ng statement. That's why hindi sila makapagsalita ngayon, sir. Pero nandyan sila kasama ko, dalawa sila. That's right. Sinabi niya, there was going to be a national ayuda worth 6,000 pesos every month. And then the paper covered din yung provision, like Kapitan, it was for ayuda. Walang sinabi tungkol sa constitution. And also, she was told the claim stub would allow her to line up for an interview. But she has not been interviewed since. So, eto nga. So, thank you very much, Kapitana. And I think at this point, we need to call on who is next? Romeldo Barwado, Barangay Empak, Makibato. Are you around? Is Romeldo Barwado of Barangay Embak, Makibato here? Ay, andito ka pala. Okay. Ma'am? Ay. Good ikaw after. Ba si Willie Hade Ampon? Willie Hade po, ma'am. Willie Hade Ampon. Willie Hade Ampon. Opo, ma'am. Okay. Pakikwento na lang. Ah, magandang... Promise daw sila ng ayuda. Oo, ng po, 6,000 kada buwan. Oo po, ma'am. Magandang hapon po, ma'am. Pinuntahan po kasi kami ng kapitbahay namin. Yung si Leticia Tabacon po. Sinabihan po kami na magperma daw kami ng yung papel para makatanggap daw kami ng 6,000 a month po, pero quarter daw po ang tanggap namin. Ano, 6,000 a month? Oh, 6,000 po kada buwan. Sino nagpromise niyan? Yung kapitbahay namin na si Leticia Tabacon po. Leticia Tabacon. Abagon. Tabacon. Tabacon po. Ano siya? Ano po? Hindi, tauhan po siya ni Kagawad Erlinda Suam. So ano, may connection siya sa PBA Parteles? Ewan ko po sir, pero palagi man yung service na orange na may tatlak na PBA, palagi mang sumusundo niya. O sumusundo sa kanya kasi tapat ng bahay namin yun si sumusundo sa kanya sasakyan na may tatak PBA party list. Opo. So, yun ang service nila. O, yun ang service niya. Kasi tapat yun ng bahay namin, yung bahay nila.
Tapos siniguro mo ba na talagang 6,000 amat matatanggap niyo? Oo, yun ang sinabi niya sa amin. Tatlo kami ga. Tulad may nakapirma anak, sir. Nakapirma ka? Opo, sir. Andito yung claim stamp ko. Saan ang pinirmahan mo? Ito po, sir. Ayan. O, so, puntahan mo na siya. Kapitbahay mo lang, di ba? Kunin mo na 6,000 mo. Ilang araw na bang after ka nakapirma? Parang mga first week sa January, hindi ko natandaan first yun, sir. First week of January? Oo, first week. Oh, so by first week naman ngayon o February, puntahan mo. Ano, January. Saan yung 6,000 ko? 1 month na? Hindi na nagpakita sa akin. Hindi na nagpakita? Ganiya. Ato, nung tanak ko ganiya. Kay akong kuha na kong firma niya. Wala so, man siya nagpakita. So nabudol ka sa silingan mo? Kapitbahay mo? Ha? Anak ng... Niyato man siya sa among balay, tapos nana siya nga, magpirma ka ni Day kay, ayuda man eh. National ayuda daw, ingon siya. National ayuda. National talaga, kasi ang National ayuda. This tapos, WD yan, ang tupad, 6,000 daw ang 6,000 daw ang buwan. Anak ko nga, ay, te, naagi pa na sa barangay? Anak siya nga, dili na daw mo agi sa barangay kay... Ganina, nagtagalog man ka. Magtagalog. Tuloy-tuloy mo lang Tagalog mo kasi... Naglisad ko, sir. Nanonood yung mga taga-Manila ngayon sa hearing natin. Hindi ka maintindihan nila. Buong Pilipinas nanonood ngayon, pati abroad. So, magtagalog ka. Maningkamot ka. Magsumikap ka. Mag-English. Sige. Ano, sir? Tinanong ko siya. Ten, ano ba yan? Sa barangay ba yan? Sabi niya. Hindi na daw sila nagdaan ng barangay kasi daw makatingan pa daw yung 6,000 ko. Ano, mabawasan? O, mabawasan pa daw yung 6,000 ko. Kung dadaan sa barangay? O, kung dadaan daw sa barangay. Andito si Kapitan Suwa mo. Hindi ba nito mukhang mambabawas ng ayuda? Barangay, tao mo ito, di ba? So, see that? Oh, the mere fact na gusto nilang umiwas sa barangay dahil alam nila si Kapitan Suwam, hindi nila makumbinsi kaya dinirikta kayo. Dinirikta kayo. Di ba? Klaro? Klaro? Sige, padayon. Tuloy mo. Oh, katuro sir. Tulo kami nagpirwa ato. Akong manghod o akong bana. O Tagalog lagi, Tagalog. Ikaw po Tagalog. Sige, tatlo kayo. Tatlo kami nakapirma sir. Asawa ko at saka yung kapatid ko. Kasi yung time na nagpunta si Leticia sa amin, andun yung kapatid ko sa amin. O, yun ang sabi niya. Yun lang, sir. Yun lang. Po. So kung wala yung promise na 6,000, ipirma ka, hindi? Hindi kami magpirma, sir. Kung nalaman ko lang na makasisira pala yun, hindi kami nagpirma, sir. Ah, okay. So, klaro ha. Nakapirma ka dahil sa promise na 6,000. Oh, dahil sa kahirapan din. Oh. Normal yan. Senator Bato, marunong siya mag-Tagalog yan, di ba? May tanong lang ako sa iyo. Anong Tagalog sa adopted? Ano? Ano yun, sir? Anong Tagalog sa adopted? Adopted? Oh. Ampun. Oh, ampun ang pangalan mo eh. Ayun lang, sir. Salamat po. Thank you. Maraming salamat sa adopted, Miss Adopted. Maraming salamat din po, ma'am. Thank you. Si Mr. Romeldo Barwado, Makibato. Ayan naka-yellow. You have an affidavit. Okay. Nagbigay ka ng affidavit na may meeting ka kay Miss Bebet Caparoso. Tapos, pinangakuan ka ng tupad. But hindi mo maintindihan. Tapos, binigyan ka ng 1,000, 1,000, promise 500 per day. Tama ba ito? Kaya lang hindi mo naman natapos yung 500 kada araw. 500 na pirma. Yes, please po. Explain na lang. Magandang hapon po sa lahat kay Senator Bato, Senator Amy Marcos, kay Senator Bongo. Sa pagkakataon, yung
pagpapreperma ng papilis kasi hindi ko alam kung ano ang heading. Ang pagkakaalam ko, ano lang, scholarship sa USIP kasi may estudyante ako sa scholar sa Pakibato. Taga Pakibato po ako, ma'am. So sa nagawa ko ng nagpaperma ng sa mga papilis, kumalat na sa aming barangay ang ginawa ko sa anong sa mga papel, binawi ko doon kay Mrs. Bebet Caparuso. Kasi alam ko yun ang makapabahamak sa mga estudyante ko at sa akin sa buong barangay. Tapos, kinuha ko sa bahay nila hating gabi at nagmakaawa ako na ibigay at ibalik mo yung papel ko for seguridad sa'yo at for seguridad ng mga tao ko at sa akin. Binalik niya. Dinala ko sa bahay ko lahat ng papilis at sinunog ko na walang makababa na papel papuntang syudad at kahit saan pupunta. Yun lang po. Yung pangako nila na ano, ayuda from AX o tupad o scholarship sa mga estudyante nga nag-edad o 15 to 30 nga nag-eskwela o college. Sinong nangako sa iyo niyan, Caparuso? Si Ma'am Bibit Caparuso from Barangay Malabog, Pakibato District po. Paano siya nakapag-promise sa iyo diyan? Ano siya? Kasi haka-haka niya sa true chat lang sa kaibigan niya. Then yung kaibigan niya nagpunta sa bahay namin at nag-alok ng trabaho, 500 per a day, good for 3 days. So hindi siya konektado sa PBA party list? Hindi ko alam, hindi naman niya sinabi. Basta ang alam ko, trabaho lang ang ipapagawa na 500 per day. Tapos, kinuha ng papel, yun ang sinabi ko kanya, kinuha kong papel, ginawa ko papermahan. Pagkatapos ng perma, kumalat na nagkaguluhan na sa barangay namin at saka tinawagan sa aming barangay captain si Bibit Caparuso na wag ibigay o wag ibaba yung papel na napasan ang mga tao ko. Ang ginawa ko man, isip ako ang nagawa, hating gabi pinuntahan ko sa bahay nila at saka kinuha ko yung papel, nakuha ko man at binalik ko dala sa amin. Pagdating ko sa aming barangay at sa doon sa bahay ko, sinunog ko lahat ng papel. Teka, Romy. Meron kang nabanggit sa affidavit mo, itong binigay sa'yo 1,000, tapos supposed to be 500 for 3 days. Pero may required number of signatures. Ilan ba yun dapat mga pirma na makolekta mo? Yes po. Sa bawat nagkampi ng perma, ma'am, bawat tao sa amin, good for 100 person. Then, inunahan kami ng 1,000. Pagkuha naming perma, may down payment ka na ng 1,000. Oh, nabigyan na kami ng 1,000. Pero ang sabi, hindi ka nakakolekta ng 100 pirma. Isang... Tama ba? Hindi mo na kompleto yung required number. Hindi naabot ng 100, ma'am, kasi sabi ni Bibit, bilisan nyo hanggang 6 ng hapon lang. Pero meron kang sinabi sa affidavit na ang sabi nitong Bibit, pumunta ka, kunin yung master list ng voters at pilitin mo kahit i-forge mo na lang yung pirma nila para yun, makompleto. Yun na nga. So ginpeke mo? Yung iba, pinuntahan ko sa bahay nila. Okay. Yung wala na pirmahan, hindi na namin pinirmahan. Hindi mo pineke? Hindi po. Pero inutusan ka na i-forge mo na lang para matapos na yun. Hindi ko ginawa ng forge. Alam ko yun sa batas kung mag-forge ng pangalan ng tao. Pero yun ang sinabi sa'yo. Yun ang sinabi niya sa akin. Na i-forge mo na lang. Na i-forge ko na lang. Madam Chair,
Yes. May we know who is the one giving you instructions to forge the signature of other people? Kasi ang alam, sinabi niya, sir, pagkuha sa forma, maghanap ka ng master list sa Kumilig at doon kayo maghanap ng pangalan at saka present number. Then sa barangay sino, namin, sir, sino, naka... Sino nga yan? Sino yung tao na yan? Si Bibit Caparoso po. David Caparoso? Yes po. Bibit. Bibit? Bibit. 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 Babae, lalaki? Babae po. Ang babae. Totoong pangalan niya po, Amelita Caparoso. Amelita Caparoso. Oo. Pero hindi mo alam kung konektado siya sa whatever organization. Hindi niya sinabi kung saan yung ayuda kinuha. Basta ang sabi lang niya, pagkatapos gawin, may ayuda kayo from AX, TUPAD, at saka scholarship sa mga the age of 15 to 30. So sa ngayon, take note. Ay, nasunog mo na pala, no? Nasunog mo na pala yung papel, no? Kinuha mo, nasunog. Isunog yun ako tanan, sir. Kaya mo ay nakahatag kong kagubot sulod sa mong barangay. So, except sa'yo, itong iba, kayo dyan na nakapirma, hindi pa nyo nakuha yung pirma nyo, nasa Kumilig pa, di ba? So ngayon, binding pa rin yung nag-promise sa inyo ng TUPAD at saka AX, ha? Singilin pa rin ninyo. Singilin ninyo dahil nandun ang pirma nyo, hindi pa nyo nabawi eh. Ay, hindi pwede yung magka-istapahan tayo dito. Pumirma kami, tapos wala kayong bibigay na AX at TUPAD. Dapat singilin ninyo. Otherwise, istapa ito. Di ba? Pangingilad dito. Wala, nandun pa sa Kumilig ang papel ninyo. So, dapat singilin pa nyo yan sila. Maraming nabudol nito. Sige, Mr. Barwado, maraming salamat. Binabanggit rin ng isang testigo na nagbigay ng apidabit, Mr. Sergio Torres, Bagong Silang, Fatima. Adi ka? Nandito ba siya? Okay. Mr. Torres, sinabi mo na may text message ka from Emelita Bibet Caparoso. Pareho rin yung pangalan na binanggit ni Mr. Barwado. Tama ba ito? Opo, anong ma'am. Sabi niya? Opo. Doon sa text-text lang ito, no? Oh, text lang, text. Anong sabi niya? Bakit siya naghahanap ng limang tao para maglakad ng survey? Ano daw yun? Para daw, ma'am, bago sa lahat, magandang hapon po. Mr. Chair, De La Rosa Bato, at saka Bunggo, at saka Ma'am Aimee, magandang hapon sa ating lahat. Magpakilala muna ako. Ako si Sergio Torres, taga Purok Bagong Silang, Barangay Patima. Noong third week ng January, nakatanggap ako ng text ni Bibit Caparoso. At sabi niya sa text sa akin na maghanap ako ng limang tao, pang-anim ako. Sabi ko sa kanya, alas 6 naman ng gabi, nag-text sa akin, sinabi ko na, Ikso, hindi naman yun pwede kay gabi naman ngayon, bukas na lang, pagka-agahan. Nang natapos ko na mayroon akong nakuha na limang tao, tinext ko siya kaagad na mayroon na Ikso. Ang reply niya sa akin, punta kayo dito sa Malabog at saka mag-orient ako. Nang dumating kaagad, pumunta kami doon, nang dumating na kami sa yung lugar na yon na pinapuntahan sa amin, mayroon pa siyang kinakausap na mga nakauna sa amin. Pagkatapos niya nakausap yung mga nakauna sa amin, aduna siya sa amin nagpunta. Yung sabi pa niya, Ikso, ito, kailangan matapos ito ng 3 araw, tag 500 per a day. Yun ang sabi niya sa akin, sa aming anim. Yun nga, pagkatapos, binigay kagad yung
folder niya binigay sa akin at katapos binigay rin niya ang 1,000 sa amin, anim, at sabi niya pang allowance daw at saka pang gasolina at pang pananghalian namin. Yun ang sabi niya sa amin. Nang pagkatapos nun, umuwi kami agad sa Purok Bagong Silang at doon kami nagluluto ng pananghalian. Pagkatapos, relax kami agad na sa sandaling minuto. Pagkatapos, take siya kaagad na ikso, ibalik yung lahat ng papel dahil hindi pwede, pinagbawalan, bawal daw, pinagbawal. Yun nga, sabi ko sa kasama namin na ano ba ito? Ibalik natin dito sa kanya yung folder lahat. Nang pagkatapos, wala kaming pagpapirma dahil nag-text man siya kagad na ibalik. Teka, bakit kilala mo itong si Bibet Caparoso? Kasi panay naman ang text niya sa iyo. Oo. Juan, kilala ko 'yun, ma'am, dahil na igso ko man 'yun, igso. Yung sa Bisaya ba igso? Igso God sister, God brother. Kasi kung ninong godfather, di ba? Godmother. So igso, God brother, God sister. Sa binyag ba? Binyag. Sinabi ba niya kung sino nagbigay nitong pera, nitong mga form? Wala siyang binanggit, madam. Yung nakita ko lang doon sa may lamisa, may calendar na PBA. Ah. Si nagtatrabaho ba siya sa PBA? Calendar si sige. Attorney Nograles, Migs. Migs Attorney Nograles. Tama. Oo. Okay. Pagkatapos noon ng mayroon siyang sinabi na sa amin per bawat isa sa amin tag 500 per day, tapos mayroon siyang sinabi na tupad so, ang ganyan sinabi sa amin. Tama. At maglista raw kami ng 30 names of iski dahil na papaaralin ng scholar. Okay. Yun lang po. So, ang natanggap mo, yung 1,000, yung 500 a day, di na natuloy. Wala na po. Wala na rin yung tupad at yung scholar. Wala na. Okay, salamat. Ngayon, nandito yung mga CDO. Thank you very much sa ating testigo. At pareho kayo ni Mr. Barwado, pareho rin kayo ni Sergio Torres, pareho rin ang kumausap sa inyo, no? Okay, Senator Bato, I think you wanted to go ahead with yes. To Mr. Adonis from Change Philippines. Mr. Adonis, Madam Chair, parang may gusto ka pa sabihin? Okay na? May wala na? Dagdag ka pa, okay Mr. Okay Barwado? Wala na po. Ayaw. Salamat po. Thank you sa inyo. Pareho pala ang kumatok sa inyo. Okay. Yes, Madam Chair, from Davao, we go to Bukidnon. This is your names were mentioned by people from Bukidnon na nakapirma na hindi daw na naintindihan yung pinirma, hindi in-explain sa kanila at may promise na bigyan ng AX or tupad. So ang pangalan na sinabi is Mr. Adonis Gonzalez and Mr. Adonis Regasi. So, unahin ko muna si Mr. Adonis Gonzalez. Nagkitaon lang ba talaga na pareho kay Adonis? Adonis talaga? Yes, Your Honor. Okay. So, Adonis Gonzalez, taga saan ka ba? Taga Cagayan de Oro din po. Cagayan de Oro. So, paano? Cagayan de Oro din po. Cagayan de Oro ka rin. So, paano na sangkot yung pangalan mo dito sa People's Initiative? Sige please. Po, sir. Madam Chair, Honorable Senators, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, good afternoon po sa lahat.
medyo takot na takot po kami ngayon dahil sa dito lahat kami lang yung mga nagpapirma. Tapos lahat dito yung kumbaga pinapirma kami yung kaya takot na takot na iiiya ko palagi sa ano dahil relax lang natakot kami dito kaysa Davao. Sagot ko kayo. Salamat. Itaga mo sa bato. Salamat po. At saka sa amin po ang pagkakaiba kasi lahat ng na-mention na nagpapapirma ay parang karamihan yata nasa gobyerno, party list, yung parang mayroong mga mayor, parang ganun. Sa amin po kasi NGO po kami, sir. Nung malaman namin na mayroong people's initiative, parang sa nag-uusap kaagad kami na paano ba tayo makasali dito kasi parang na-excited kami. Yung Change Philippine po kasi nag-exist na po 2007 pa pero na-register kami sa SEX noong 2019. So palagi po kaming nag-susupport sa local government. Yung isa sa advocacy po talaga namin yung reform in terms of constitutional reform. So you want to impress this committee na wala kayong connection with PIRMA? Ang nangyari po kasi sa amin nung we wanted to join, yung naghanap kami doon sa A People's Initiative Project. Okay. So ang nakontak po namin si Attorney Red Tuazon. Siya po yung nakontak namin na... Sino siya? Sino? Sabi po niya sa amin ay ano petitioner din po daw sila. Under what organization? I think ano sir parang nagko-convene lang sila lang nung wala yatang legal personality or walang buong group or movement. These are sabi niya these are individuals. So na, you are Change Philippines Incorporated. Apa. You are not in any way connected to PIRMA. Hindi po. Hindi po kami connected. Hindi you po. Are not in any way connected to any party list. Hindi po. Kaya nga po, kabado kami kasi hindi kami sa gobyerno po. Talagang sa NGO po kami. Oh, so kung wala kayong connection, wala kayong instruction galing from any congressman? Wala naman po. Wala. So kung wala kayong connection, paano kayo nakaproduce nung papel na pinapirmahan niyo? Actually ninyo? Po, nung may kopya po na binigay sa amin si Attorney Red. Pero marami na rin naman po. Sa, kasi sa bukid nun po, ang dami na pong mga forms. Pinaputokopy lang po namin, sir. So nagpaputokopy kayo? Yes po. Yes po. Opo. Pero, you're under oath, ha? Opo. Ha? Yes po. Kayo po. Mismo ang nag-produce yes po, ng forma. Kung makikita po kung yung dinala nung ano po, yung doon sa unang hearing po, nung mga taga Don Carlos, iba-iba po yung papel kasi iba-iba po yung pagpapotocopy namin, sir. Paano mo nakilala yung Attorney Red Tuazo? Ay, naghanap po talaga kami ng makontak namin, ma'am. And saan then, yung kaibigan po namin na-connect sa kanya po. Sino siya? Yung, siya yung nag-convenor daw siya. Sabi niya, convenor siya nung People's Initiative Project po. Tanungin natin yung mga abogado ng pirma. Sino si Mr. Red Tuazon? Your Honor, as I said earlier, hindi ho kami part ng operation and ng personnel ng pirma. We are counsel po ng pirma. So we need to confer ho talaga with Mr. Oñate and check our records. Thank yes, you, Your because Honor. He was also the name in the screenshot involving the offers to the different members of the House. So I wanted to be able to clear his name. In any yes, case, ang sabi po ng Change Philippines, ito yung address ninyo, Tri-Q Building. Apo, actually, old address na po yan, ma'am, pero yan po yung official na nasa lagay sa SEC registration po. Nasa SEC ito, pero apo, walang tao dun eh, nung pumunta kami. Saan na ba kayo located? Sa ngayon po, ma'am, actually, kasi nagre-rent lang kami dati dyan. Wala pa yung talagang wala pang nire-renta po ngayon. Hagaanap po sa ano. I see. Okay. So yeah. No known address.
sa ngayon? Sa ngayon po, ma'am, yung physical na ano po, yun pa yung luma namin na, na nirentahan po. Okay. Tapos po, ituloy ko po. Kayo doon nag-conduct ng orientation? Yes po, kasi nung kami po, sa totoo lang, wala po kaming pinramis na mga AX, wala po kaming mga ayuda. We really tried our best to explain it po na ito yung advokasya namin. Kinakilala namin yung Change pero sino Philippines. Pero sino nagbabayad para sa Change Philippines? Ang isang NGO din po kasi mayroong mga konting savings, tapos mayroon din naman pong mga individuals na nagsusupport sa around sa Cagayan de Oro po. Wala kayong political group or actually, political candidate? Wala po talaga. Kasi yun, kung narinig nyo po yung sinabi nung taga Don Carlos na explain namin sa kanila, sinabi namin actually, nakausap rin namin si Mayor Abanes po ng Kibawe, in-explain namin na kahit kami po, nung nalaman namin na sumasali, kung totoo man si Speaker ng Kongreso, ay sinabi namin talaga sa kanila doon na napapasama kami kasi may intervention ng speaker kung mayroon man. Ang sa amin lang po talaga, gusto lang namin talaga, nakita kasi namin sa Mindanao, sir, walang mga NGO na sumasali. And we wanted to get parang seat on the table, kaya nag-uuna po kami. Alam mo, I find it very unbelievable pag sinabi mong through your own initiative sumakay lang kayo sa kausa. Kasi ang bilis ng pangyayari. Kami nga, Senado, hindi nga namin alam na meron palang people's initiative. Tapos kayo, nakasabay kagad kayo, nakapapirma kagad kayo. Meaning, you are part of the planning. Well, you know what to do because naiporma na kayo, nakapunta kayo sa Bukidnon. Taga Cagayan de Oro kayo, di ba? Sir, originally po ako taga Bukidnon. Di po ako originally, sir. Marami po akong mga kamag-anak sa Maramag, Bukidnon. Pero prampangantukan po kami, sir. Oh, pero ngayon, nasa Cagayan de Oro ka na nakatira. So, yung grupo po namin, yung Change Philippines Incorporated. Nasa, pero saan ka ngayon nakatira? Ako po sa Cagayan de Oro. Cagayan de Oro nga, oh. Ang bilis mo nakapurma ng nakapunta ng Bukidnon, nakapapirma, sumakay ka kaagad na tahimik man itong pinatakbo ng mga proponents ng People's Initiative. So, ibig sabihin, tahimik rin ang coordination ninyo. Matagal ng coordination ninyo. Ano lang po, actually, nung nag-decide po yung organization namin, sir, ano lang eh, last 2 weeks ago lang po talaga na 2 weeks ago? Maghanap ng ano po. Tapos when nung, you say 2 weeks ago, anong pizza ngayon? February 2 po. 2 ngayon po. 2. Backward. So, mga January 15? Actually, January, kung baka magkamali ako, around January 21 po kami nag-usap, 21. Tapos, yung sabi namin, sige, hanapin natin kung sino yung mga convenor. Yun, mga 23 yata yun na kausap namin si... Walang nag-utos sa inyo na congressman from Cagayan de Oro? Wala naman, sir, kasi kaming connection sa congressman ng Cagayan de Oro, sir. Ha? Sa totoo lang, sir. I mean, kilala po namin yung mga congressman ng Cagayan de Oro po. Congressman na Bukidnon? Wala naman po. Sa ang isa namin na nakunan po ng kopya rin nung ano, sir, yung mga sa first district na mga tao ng congressman, sir. Okay, mayroon ding mga forms na I am taking your word. But yes po, ako nagtataka lang ako eh. Ang bilis niyo nakasakay sa pagpapapirma na yan, samantalang kami senador mismo, partner namin yung mga tao na nasa likuran nito, hindi nga namin alam. Tapos kayo, ang bilis, no? Andyan na kaagad. Actually, sir, kung hindi rin... Did somebody announce it to you that they are going to
initiate the People's Initiative. Meron bang nagsabi sa inyo na gagawin namin ito? Kaya sumakay na kayo dito? Sa actually, sir, sa grupo namin, sir, na napag-uusapan na yan na parang kami, we just try to parang seize the opportunity sa mga grupo namin. Kaya nung sinabi na saan pa ba meron, kasi marami na nga sa Misamis Oriental daw at saka sa Cagayan de Oro, sabi, sige, sa ano, ang walang gumagalaw ngayon sa 3rd District, kasi nung nagtanong-tanong kami, meron na sa 1st District. Walang gumagalaw kasi yung congressman doon, Congressman Subiri, ayaw niya talaga ng doon lang hindi namin siya nagsusuporta sa People's Initiative. Actually, sir, so, nasa kaya kayo pinadala doon para i-cover yung district ni Congressman Subiri. So sino nagpadala sa inyo doon? I would be honest, sir. Ako mismo, sir, nung narinig namin yung statement ni Senator Miggs po, nandun na po kami. In fact, doon, kahit nga yung statement ni VP Sara, doon kami sa Don Carlos, ako mismo, sabi ko, I assume naman na hindi tutol si VP Sara. Baka tutol lang siya doon sa pagbabayad or pagbibili ng pirma. Eh kami, parang relax kami kasi hindi kami bumibili talaga ng pirma. In fact, sinasabi namin na kung ayaw, kung halimbawa ang ayaw nila, in-explain nyo na, ay huwag nyo nang pilitin. Yun yung kung narinig ko po dito yung sinabi nung taga Don Carlos na pag ayaw naman, huwag na kasi basta pero, na-explain nyo lang. Mr. Gonzalez, iba yung sinasabi ni Roland Padios at Jocelyn Movera. Ang sabi nila, survey daw ang pinapapirma. Wala ka daw pinapaliwanag tungkol sa konstitusyon, batas, saligang batas. Ang sabi mo, pirmahan, survey man la. Sorry po, pero natatakot ako ngayon. It will be her word or his words against my word po. Pero ito, ha? We tried to explain po talaga. Dahan-dahan kang nabubuking dito. Kasi nga, hindi ko nakuha yung records nung last hearing. Yes, opo. Hindi ko nabasa, pero sinabi nga pala, na sinabi mo daw na sorbi lang ito. Nakamotor pa nga kayong dalawa, di ba? Kayong dalawa, nakamotor? Hindi anong po sinakyan nakamotor. Anong sinakyan nyo? Mayroon pong sasakyan. Sasakyan. Mayroon din siya. So, pero your name was mentioned, yes, by po the witness. Yes po. Hindi po kami, hindi po namin tinatago, sir. In fact, nagbigay kami ng ID po. So, basically, sir, it will be your honor, my words against their words, pero on my best memory po, I would really say that I tried to explain. Even po kay Mayor Rabanes po, you can talk to Mayor Rabanes and I really tried to explain po yung... Anong in-explain mo? Unang-una po, sinabi ko na yung nakalagay doon sa form, binasa ko po yung provision. Tapos sinabi po namin na kami sa Change Philippines, we wanted to take part po nung you wanted the change from a bicameral to a unicameral form. Pinaliwanag ba ninyo yun? Hindi na po in detail po, ma'am, pero yun po ang sinabi namin na in terms of the final proposal po, we wanted to take part on the formulations on the proposed amendments. Anong klaseng explanation yun? Basta sumali lang, pero wala namang pinaliwanag tungkol doon sa pinapapirma. Parang hindi maliwanag na explanation mo. Yun. Take part meaning pumirma ka, or take part meaning eto ang mangyayari, eto yung provision. Parang nalilito ako. Madam Chair, I would admit there might be lacking on the explanations, pero to the best of our ability po na we really try to explain as much as we can po. Sorry if we come short of the explanation, but one thing is for sure on our side, hindi po kami namilit, hindi po even those people said na sinabi naman nila na hindi po kami namilit at hindi po kami namili or nagpromise ng anything po. Yeah, totoo yan. Hindi kayo namimilit, hindi kayo nag-promise, pero totoo rin na sinabi nung mga witness from Bukidnon na ang sinabi nyo doon pagpapirma is sorbe lang ito, sabi nila. Ha? But anyway, it's your word against their word. They were
they make those statements under oath. You are also making your own statement here under oath. So we'll see. We'll see. Ganun na lang. So I would like to, Madam Chair, to give the floor to Mr. Adonis Ragasi. Magandang hapon po sa ating God Senators, Senator Bongo, Senator Bato at saka Senator Amy. Anong nangyari po kasi, I was just to correct, I'm not part of the Change Philippines. I was only asked by... Ano ka? I'm not part of the Change Philippines na NGO. I was only asked by Adonis Bong Gonzales if can you find peoples and sa district po ng Bukidnon, especially in District 3. Ikaw, sige, mayroon naman ako mga kamag-anak doon at saka kabrad sa fraternity. During that time, that's why I asked the good municipal councilor Mateo, Brad, baka may mga ano dyan, mga tauhan ka na walang trabaho kasi mayroon ako ipapatrabaho sa kanila. Ano yan, hindi ko sinabi sa kanya na People's Initiative. During that time, kaya pagpunta ko doon, wala na si Councilor Mateo. Yung mga tao lang talaga ang in-orient namin regarding sa People's Initiative. Yun lang yung rules ko doon, sir, na maghanap na mga tao. Kasi may mga kamag-anak naman ako doon sa may Maramag, sa may Quezon, at saka mga brothers in the fraternity na... So, sinong nag-contact sa'yo na maghanap ng tao? Siya po, si Adonis Bong Gonzales. Teka, para... binayaran mo yung mga tao? Ha? Sabi mo, binayaran mo yung mga tao? Ay, yes po, ma'am. Kasi, hindi saan galing yung pera? Iwan ko. Siya lang yung nagbigay ng alawan sa akin eh. Kala ko, sabi mo, walang pera-pera. Yung pera, ma'am, is for alawan sa mga numerator lang. Magkano binayaran mo? 1.5 per day. Para, triple nung sa kanila, ha? Sige. 1.5 per day. Saan galing yung pera? Hindi ko po alam, ma'am, kasi sa kanya, siya lang yung nagbigay sa akin. Siya lang nagbigay ng alawan sa akin, hindi po ako. Oh, Mr. Gonzales, ikaw pala ay nakapagbigay ng 1,005 a day. Sa amin sabi po, mo, walang pera kanina. Hindi po, hindi po siya binili yung pirma. Yung mga enumerators lang po ang binigay. Hindi nga, very clear naman sinabi niya. Hindi yung para sa pirma. Apo. Hindi sa enumerators. Maghanap ng tao. Apo. Siya binigyan. Ang tanong nga ng chairman is, saan galing yung pera mo na pinasweldo mo sa kanya? Sa NGO po nga namin, sir, yung Change Philippines po. Oh. Wala kayong pera para mag-upa ng opisina, pero may pambayad kayo ng 1,500 a day? Sa ngayon lang po yan, ma'am, na walang office po. In fact, ilan ang binayaran mo ng 1,500, Mr. Agassi? Mga 25 na tao lang. Ilan? 25 na tao. 25. Oh. Ilang days? Kasi actually, 2 days. Day, good for 2 days lang yun, ma'am. 2 days. 25 times... 3,000. 1,500? At 3,000? Okay. Times 2 days? Times 25 katao. 2 days na po yan. 2 days na po yan. Mr. 2 days na po yan. Mr. Adonis, if I may lang ha, tatlong tanong lang. Pareho man ta Bisaya. So, ibig mo sabihin, sa dalawang Adonis, kusa ang loob niyo to? Inisyatibo niyo lang talaga? Yes or no? Yes po, sa NGO po namin na Change Philippines. So, kusa ang loob niyo? Yes or no? Yes po. So, ibig sabihin, nagsasabi ka ng totoo? Yes po. Lamaka ka? Sir, nagsasabi po ng totoo. So, saan galing yung 75,000 pesos? Yes po, ma'am. Galing sa sariling bulsa? Mayroon pong konting pera yung NGO, ma'am, sir. Tapos mayroon naman pong lokal sa Cagayan na nagsuporta po sa amin. Pero hindi po... Anong kapalit? Unsay... Ang sa amin lang kasi, sir, para lang sana maka-join sa... Mauna kami sa Banwegon dito sa advocacy namin, sir. Sino nagbibigay ng pera sa Change Philippines? Wala, yung mga donor ninyo, sponsor, patron, sino? Usually po, ma'am, mayroong... Can you name someone? Or a few?
Usually po ma'am, mayroong mga local government unit na magpapa... Eh, gobyerno yun? Gobyerno? Minsan ma'am, official. Minsan may gobyerno po na nagpapaano ng mga planning processes amin. So this time, gobyerno to, yung 75,000? Hindi naman po gobyerno. Saan galing? Mayroon pong individual lang po na sumusuporta po. Madam Chair, pwede with the permission of Senator Bunggo, anong papel mo sa Change Philippines? Anong designation mo? Anong isa po ako sa Board of Trustees, sir. Board of Trustees. Opo. Sinong pinaka-head niyan? Ang ano po namin, ang president po ngayon is Fermin Harales po. Bakalan? Fermin Harales po. Taga saan? Taga Cagayan de Oro din po. Cagayan de Oro rin? Opo. It's very clear. Lahat kayong involved taga Cagayan de Oro. Doon kayo nag-operate ng pirma sa 3rd District o Bukidnon kung saan ang gobernur do ang congressman doon ay ayaw mag-cooperate, ayaw magpapapirma. So alam niyo kagad na yung palang 3rd District ay hindi gumagana ang PI doon, signature campaign para sa PI. Nalaman niyo kagad. Nung nagtatanong kasi kami sir kung mag first district kasi ganito ha you are from Bukidnon, pwede man kayong doon sa Bukidnon, as you are from Cagayan de Oro, pwede man kayo sa Cagayan de Oro mag signature campaign. Bakit doon pa kayo sa Bukidnon na lugar ng congressman na ayaw mag-cooperate sa signature campaign ng PI? Bakit kayo napunta kagad doon? Nung pinag-usapan po kasi namin, ang nalaman namin na magdo-duplicate po, mawawalan po ng visa pag nagdo-duplicate. So nung nakita namin na mayroon na sa Misamis Oriental at sa Cagayan de Oro. So paano nyo nalaman specifically na yung 3rd District ng Bukidnon walang gumaganang signature campaign? Sir, kung doon po sa, for example, sa Bukidnon po, sir, marami po kaming kaibigan kasi sir na tumatawag sa amin, for example po sa First District, nagsasabi sa amin na sila yung nagpapapirma, tapos sinasabi nila mayroon ng tapos na daw doon sa yung distrito na yon. So sabi namin, saan pa ba wala? Kasi gusto namin sumali. So yung Third District, kasi yung dalawang distrito rin namin sa Misamis Oriental, tapos na rin daw po. Naka-smile ngayon si Senator Subiri. Nakikinig. Kasi doon sa kanya distrito talaga yan. Anyway, basta ikaw, tanggap ka lang ng sweldo ka sa kanya. Siya naman, ang sinisweldo niya sa'yo, galing sa NGO nila. Wala, Madam Chair. Oo nga eh. So we'll have to cross-reference with the testimony of the previous witnesses. Maraming salamat sa inyo. At si Lilibet Parilla, may apidabit na pinamigay din. Andito siya. Lilibet Parilla and Elizabeth Casha. Are you around? Tampo kayo. Ay, nandyan. Okay, just very quickly so we can round up the witnesses. Napakaraming testigo. Hindi tulad nung ibang nagsasabi, wala nang testigo, wala nang interesado. Maraming interesado magsumbong. Sobra-sobrang dami. At yung iba natatakot, yung iba walang takot. Eto nga, Lilibet Parilla, sinabi mo na yung pangalan mo, inulit-ulit, pinirma ng tatlong beses? Anong klase yun? Bakit tatlong beses? Sige, Day. May claim stub pa daw. Ay, ma'am. Ito po yung dumaan po ako dun sa ano. Yes? Gandang gabi po, ma'am, sir. Yung ano po, sir, dumaan lang ako sa kapitbahay ni ex-Kapitan Trajera. Tinawag ako ni pinsan ko, sabi niya, pumasok ka doon, dahil may ayuda. Tapos sabi ko, pasok din ako. Tapos pinasulat nilang pangalan. Sinulat nila pangalan ko, pangatlo. Pinapirma lang nila ako, sir.
Dali, tatlong beses ka nagsulat ng pangalan mo? Sir, sila ang nagsulat ng pangalan ko, pero tatlong pirma ko. Tatlong pirma mo? Hindi ko alam kung ano yung pinapirma nila, sir. Basta, sila ang nagsulat ng pangalan ko, tapos... Teka, ikaw sumulat ng tatlong beses o sila? Sila, tapos ako yung nagpirma ng pangatlo. Parehong pangalan, Lilibet, Lilibet, Lilibet. Opo. Paulit-ulit lang. Bakit daw? Kasi sabi nila, may lapit ka doon kasi may ayuda. Pirma lang daw ako, sila naglagay ng pangalan ko, tapos pirma ako pangatlo. Eh ano nangyari? Binigyan ka ng 3,500? Binigyan ka ba ng pera o may binigay stuff? Silang claim stubs, sir. Mga claim stubs na ipin nabigay, pero ako hindi nila ako binigyan. Bakit? Iwan ko, saan yun? Walang sa ako. Wala ko natanggap na claim stub. Ah, okay. Tapos, ganun din ba ang nangyari kay Elizabeth Casia, taga-Bukana din? Yes. Nagtatrabaho ka daw sa Barangay Health Center, house to house. Tapos, hindi ka daw binigyan ng form, sabi mo. Tapos bumalik, binigyan ka ng form, basta bibigyan ka daw, may pangako ng 3,000 piso at grocery. Tama yes, ba ito? Ma'am. Tapos may claim stub na lang. Opo. Tama ba yung nangyari? Ano nangyari? Sa Pebrero na lang magbibigay ng 3,000. Tama ba yun? Opo, opo. So, nandyan sa'yo yung claim stub mo? Opo, nandito po. Pareho ba nung sa kanila? Iba din yung tsura. Dahil salita ka sa mic. Agila po, ma'am. At saka may pirma sa likod. Ay, pareho. By district. Eagle Gapon. Okay. And may pirma. The same as the other guys from Bukana. Okay. So, thank you very much for your affidavit sa atin, ano, yung ating kaibigan. Finally, napakarami pang testigo, pero halos pa ulit-ulit nakikita natin. Narinig na rin ng ating additional guest, Namfrel, Father Archimedes Lachica. Are you around? Would you like to add anything or comment on what you observed from the witnesses and resource persons this afternoon po? You represent Namfrel here in Davao City. So, Your Honors, Madam Chairman, listening to what the witnesses said, and being a Dabaueño also, I'm really disturbed by this, personally, by this act that seems to be done in stealth, patago, no? Although it's now being surfaced, but... I stand with the COMELEC since we collaborate and support them in their effort to address the situation as they deliberate on this. No? But for us in civil society, I'm from Ateneo de Davao, and we strongly adhere to the legal mechanisms of a process such as this, and we respect and we applaud your effort to investigate and congratulate you for your effort to really identify who's behind this and your effort to uphold the constitutional processes that define this kind of activity. That, as you have said in your interview, we did not have this in our history. So, we support your effort to do it right, to improve. And I hope that the Congress will also realize that it should be bicameral. Thank you po. Thank you very much, Father. We share your prayer. And contrary to certain suspicions, this is not an effort to humiliate or embarrass or ridicule certain officials, but an effort to establish the fact
that many of those who were asked to sign had no idea what they were signing, and that inducements and even payments were made to compel certain parties to sign. The other guest that I would like to recognize is Attorney Ona Caritos of Lente. Are you here? Lente representative is online, I believe, by Zoom. Are you there? Yes, yes. Yes. Yes, good afternoon po, Honorable Chair. Magandang hapon po. Magandang hapon at I understand you're mobile and you're on Zoom. Is there anything you'd like to add from what you observed this afternoon? I know that Lente has been very active together with other NGOs in the effort to collate data and evidence regarding what has occurred about, in connection with the People's Initiative. Chair, we just have a quick statement on the proceedings this afternoon, if I be given the permission to read this quick statement. Magandang hapon po, Honorable Chair Aimee Marcos and committee members, Senators Bongo and Bato de la Rosa. We are in the process of documenting reports coming from our partners, Caritas Philippines and Four Peace Beneficiaries. Our documentation tools basically ask the interviewee if they receive or were promised any benefit or even threatened to sign the document. Just to give context po, Honorable Chair, we have been using these tools since the 2022 national and local elections to monitor and to document abuse of state resources, or ASR as we call them, before, during, and after the elections. But Honorable Chair, we would like to corroborate the reports coming out so far based from the initial reports that we got that social benefit programs of the government like AICS, TUPAD were used to convince, pressure our fellow Filipinos to sign or to support this initiative. We would like to ask our viewers and the general public to coordinate, message us via our Facebook page, our website, if they want any assistance in the documentation of any incidents related to the People's Initiative signing. We also await the guidelines coming from COMELEC, particularly on the withdrawal or the procedure on the withdrawal of signatures. Thank you very much again to the committee for giving us this platform. Magandang hapon po ulit sa ating lahat. Thank you very much, Attorney Ona, at maraming salamat sa Lente, sa Caritas Philippines, ng CBCP Social Action Ministry, pati sa iba't ibang samahan ng nagkakaisang pamilya ng Pantawid para sa malaya, walang takot at walang pag-aatubiling pagpipirma at pag-iintindi ng ating saligang batas. I hope we can share our information and hereafter take the proper steps to change the constitution if indeed it is necessary, but only through legal and constitutional means. Thank you very much. Thank you. Yes, I think Senator Bato would like to call former Barangay Kapitan Mark Galvez, and thereafter I think there is an effort to go back to the two Adonis from CDO. Senator, thank you, Madam Chair. Yes, Kapitan Galvez. Kapitan Galvez. Yes, Senator Bong, Madam Aimee, Sir Bato, Sir Idol. Honors, good afternoon. Additional lang po ito sa one of the set of events sa barangay ko, as pareho din sa ibang mga barangays. Anong barangay ka? In my barangay communal, sir. My name is Mark Galvez po, former barangay captain, and now barangay kagawad at barangay communal. So, one of the event, ang nangyari po, last December 29 in my barangay 2023, when I was in my office, one of my staff came to me and tell me that there were two individuals nagpaperma, may dalang papel along the streets, harap po ng barangay ko, siguro mga 20 meters away from my barangay. Nagpaperma sila and then hinaharangan nila yung mga tao, ina-approach. Ang ginasabi is, nakatanggap ba kayo ng ayuda o nakatanggap ba kayo ng food packs, specifically food packs last December from the local government? So yung iba magsabi na wala, yung iba magsabi na nakatanggap. So yung hindi nakatanggap, they ask their they solicit their signature, pwede ba kayo magpirma?
bigyan kami namin kayo ng food packs, and then bigay niyo na ang numbers ninyo, cellphone numbers, may separate paper, doon nila ilagay yung numbers, and then after a week daw, ibigay ang 3,000 pesos. So, yun ang nangyari sa barangay ko, and then nagbalik yung staff ko sa barang sa akin. So, I've ripped him na just pretend na mag-sign ka, and then kunin mo yung form, then invite those two guys, I mean, isang babae, isang lalaki, invite them, kausapin ko sa barangay. So, on my intention, for the sake of, I mean, for the purpose of transparency, gusto kong makausap, ano yung pinapapirmahan nila, ano yung intention nila, because for me, as other barangays also wish na sana, if may mga activities, lalo na offering food packs, offering assistance, or offering monies, it should be coordinated to the barangays or to the barangay officials. So, yun po ang nangyari sa barangay ko. Now, I have the position of the form, Your Honor. Can you give that to this committee? Yes, Your Honor. Ah, so, nasa barangay ko po. Pwede sa barangay mo? Yes, sir. Yes, sir. So, ano ibig mo sabihin yan? Na-intercept mo yung papel na yun? Pinakuha ko dun sa staff ko, Your Honor. Yes, sort of na-intercept namin kasi staff ko yung nagkuha. So possibly, ina-invite ko yung dalawa pero sakay na ho sa motor nila and then they run away. So mas mabilis pa ho sa mga barangay kagawad, barangay polis ko. So natakot sila, Your Honor. So it's very clear, ex-Kapitan Galvez, that the proponents of this PI were able to obtain the signature of your constituents through deceit. Yes, Your Honor. Precisely, Your Honor. In fact, I'm promising, Your Honor, also. Not only deceit, they are also promising. They will give 3,000 pesos a week after on that day, Your Honor. Okay, so kanya-kanyang diskarte ito, Madam Chair. Yung iba, AX, Tupad, ito namang sa barangay komunal para is food packs na naman. So they were promised to be given 3,000 pesos. Yes, Your Honor, kasi kinuha nila yung cellphone number on the other paper, sinulat daw, and then after a week magtawag sila or mag-text sila para kunin nila or i-schedule yung 3,000 pesos accordingly. So how about the yung provision ng yung papel na pinirmahan nila, yung petition doon about the amendment of the of Article 17. Diretso na, Your Honor, if may naka-receive ka ng food packs, hindi, gusto mo mag-receive, perma ka. So wala explanation about the amendment. No, wala na, Your Honor, parang abrupt lang doon, no? Ikaw, ma'am, gusto naka-receive ka na ng food packs. Because we know, Your Honor, the local government of Davao City nagbibigay ho talaga traditionally ng food packs every December. So please, advise your people, pagbalik mo doon sa barangay mo, sabihin mo na if they want to withdraw their signature, they can. Wala hong nakapirma, Your Honor, because on that time, nakuha ko, Your Honor. So blanco ho yung form nila. So after na that, sa akin. After that, Your Honor, pinagwardyahan ko ng barangay ko, wala na. I informed already my barangay, other barangay officials, sa porok leaders, my coordinators, na wala mo na magpapirma. If may magpapirma, please encourage them, yung bearer ng papel, na punta mo na sa barangay because for the sake of transparency, kailangan naming malaman the intention and purpose. We need to protect also the signature of our constituents, Your Honor. Yeah, thank you, Kapitan. And if kung pwede, please submit to this committee yung internship mo na papel and we will make that as exhibit. Yes, Your Honor. Please, thank you. Yes, sir. Kailan namin pwede makuha yun, Kap? Tomorrow, Your Honor, pwede. Tomorrow? Yes, Your Honor. Pag-aalis na yung kumsik. Nandito pa bang kumsik bukas? Bukas pa ang alis ng tropa kumsik ng Senado. Ah, okay. So, andito pa bukas? Yes, Your Honor. Sinong kumsik na makontak nila? Ni Kap? Thank you, Kap. Maraming salamat for taking care of your barangay. Salamat. Thank you, sir. Thank you, Kap Mark.
Galvez. Yes, yes by way of request sa grupo ng Change Philippines, baka pwede ninyo kami bigyan ng lease contract nung dating TriQ address. Nalilito kami, wala kayong address. We cannot trace you anywhere. Eh. Baka naman yung lease contract from the previous address, pwede kami bigyan ng kopya. Ibabalik po ako doon sa kasama namin, Madam Chair, and then I will see what I can get po kung yung lease contract na yan po. Okay, if you can submit that at the earliest possible opportunity, Senator Bato, is there anything else we need from Change Philippines and Mr. Agat? Yes po. Madam Chair, magaling mag-explain si Mr. Adonis Gonzalez. Talagang bakit ba yung mukha mo? Anyway, madam, ang bilis nila nakasakay sa ano, naka-jump nakasakay sa bandwagon. Bandwagon ng PI. Ang bilis, parang I don't know. Tayo nga caught flat-footed tayo, di ba? Sila ang bilis. So parang part of the consila. But anyway, I am not taking it as an offense coming from you. As you have said, it's your word against their word, di ba? Ha? Okay lang. Walang samaan ng loob, ha? Baka sumama yung loob nyo sa amin, i-imbestiga namin kayo. Ha? Okay lang. Mabuti yung maghiwalay tayo dito ngayong hapon na nakasmile. Ha? Walang nakasimangot at walang nagbagulbol. Okay? Okay, salamat. Yes, maraming salamat at nagpapasalamat rin ako sa lahat ng dumayo. Yung napakaraming testigo na nagpatunay na mga coupon ay binigay o di kaya cash. Madam Chair, if I may, kasi marami ito sila eh, hindi nakapagsalita. Baka yes. Meron diyang gusto magsalita na hindi pa natin narinig sa kanilang makasamaan bago natin sila pauwiin. Baka merong ibang version ba? Na hindi kasi kagaya nung kanina. Tama, sorry. Sayang, andito na kayo. Taas lang yung kamay, yung gusto may share. Madam Chair, may nagtaas ng kamay. Pwede natin pakinggan? Oo. Please come forward dito sa may microphone, magsalita kayo. Baka iba yung version ninyo para mapakinggan namin bago tayo maghiwalay. Sige, please, you're recognized. Okay, so, magandang hapon naman sa ating lahat. Ako naman si Myrna Ongay, is taga Barangay Marilog proper, is kasama ko yun si Kapitan Inday Swam Janet Swam. So yun lang ang kasabi ko para sa nangyaring ito, para yung mga papel na pinapirmahan. Doon sa amin ay nangyari yung pinapirmahan is January 10. Nagpunta doon sa barangay namin yung mga tao, nagdala ng papel. At saka sinabi nila, yung mga papel is kung sino ang makapirma doon, is may ibigay na mga pang ayuda at saka tupad. Automatic daw yung mga taong makapirma sa ayuda. Yun ang sabi ng tao na dala ng papel. At saka sinabi ko naman, ano pa ang parang siguridad namin na makapirma kami doon, na may matanggap kami na ayuda galing sa gobyerno. Sabi naman ng mga tao nagdala ng papel is, kung may pamilya ka, kung ilan kayong tao dito sa pamilya mo, kung lima kayo, ay pagbigyan ka mo ng 10K bawat isa. Yun ang sabi nila. So, 10K? 10K naman po yun, sir. Sino nag-promise niyan? Yun yung taong nagpapirma po sa amin. Sino? Pangalan? Si Mr. and Mrs. Elicio Hingpit at saka si Elma Hingpit po. Taga-barangay Marilog Parco yun po. Ano, kabarangay ninyo yan? Opo, sir. Pag-uwi nyo ngayon, singilin mong 10K, ha? Singilin mo, saan na yung 10K ko? Nakapirma ka ba? Nakapirma po, sir. Ano yun sila? Kanino silang tao? Sa nanay po ni ano, ni Erlinda Swam. Nanay ni... Yes po. So yung nanay mo, Kapitan, is connected with? District Coordinator po ng PBA. District Coordinator ng PBA Party List. Yes po. So, meaning to say, ang PBA Party List ang nag-promise nito ng 10,000 yes, para sa inyo. Yes. Sabi naman nila, kung kapag makapirma ka ng papel, is automatic kayo na
abil sa topat sa pang-gobyerno na panghanap buhay, sabi nila. Kaya kapag ilan ang anak mo, sir, ma'am, kung lima kayo sa isang bahay, makapirma kayo is 10K is may 50,000 po kayo bawat isa. Yun ang sinasabi sa tao na patuna po sa amin. Sige, salamat ha. Salamat. Okay po, sir. So sa'yo, naiba dahil 10,000? Yes po, sir. Ikaw naman, ma'am. Si ma'am. Okay. Thank you po, sir. Thank you. Salamat. Sige, ma'am. Hindi ako sa may camera. Sa may... Magandang hapon po sa ating lahat, lalo na sa atong mga bisita, si Senator Amy Marcos, Senator Bato de la Rosa, at saka si Senator Bongo. Ako po si Gloria R. Makahig, taga Barangay 76 na sa Ibukana po. Noong January 7 po, 10 o'clock in the evening, tinawagan ako kung mayroon ba akong precinct number. Ang sabi ko po, mayroon. Sabi ka, pumunta ka dito sa bahay kasi papalitan natin ng mayroon tayong ayuda galing sa DSWD. Palibasa sa hirap ngayon ng panahon, kahit gabing-gabi na, bumaba po ako dahil sa perma sa 3,500 po. Pagdating ko sa bahay, tatlo ang inabutan ko doon. Isang deputy, dating deputy ng dating kapitan namin, si Trahira, si Rolando Trahira, si Iva Lumanta ang tumawag sa akin, at saka yung dating purok leader na si Jocelyn Purpose po, at saka si Josephine Durumal. Pang-apat po ako, sila nakapirma na si Josephine Durumal. Palibhasa, very close friend ko yung si Miss Sis Eva Lumanta, hindi na ako nagtatanong or binasa yung pinapirma sa akin. Sinulat ang pangalan ko, very close kasi kami. Siguro kapitbahay lang, halos magpalitan kami ng pinggan. So, diretsuhin na lang kita. Okay. Hindi mo alam yung pinirmahan mo? Yes po, naging tanga po ako talaga. Naging tanga, aaminin ko po, naging tanga ako. Anong promise sa'yo? Ang promise sa akin, mayroon akong staff, pero nawan ni ata kahapon, pero nakuhaan ito ng photocopy. Sabi niya, ingatan mo itong staff, andyan na nakapirma ang pangalan ko, makukuha mo yung 3-5 doon. Kung 3-5. Kailan? Sabi ko, kailan? Sabi niya, i-inform ka lang namin. Okay. Yung the following day, may tumawag sa akin, hindi ko alam, na sabi niya, Madam, anong may nabalitaan kami, mayroon daw nagpapirma dyan, pangalan Iba Lumanta. Sabi ko, opo, kasi kuan ayuda. Madam, tigilan ninyo yan kasi nagkagulo na ang Maynila dahil sa 100. Hindi ko rin alam anong 100. Kaya yung pinuntahan ko yung nagpapirma sa akin, nagagalit na ako. Sabi ko, bakit niluko mo ako? Okay. Salamat, ma'am. Salamat lang po. At least nakakita ko ng personal kay Mama Amy Marcos. Sir Bato. Saka si Sir Bongo. Kilala ko si Sir Bongo. Ikaw talaga? Sus, thank you very much. Maraming salamat kay Ma'am Gloria. Kahapon talaga nagbigay na yan ng affidavit. Andyan, oh, nasa screen. So, sa lahat ng nagbigay ng affidavit, kahit hindi nakapagsalita yung mga election officers na magaganda na nasa harap ko, pero walang imik. Tango lang ng tango kay Direktor. Dahil wala tayong pagkakataon, napakaraming gustong lumahok dito sa hearing na ito. At halos lahat ng barangay ay talagang gusto ma-represent.
yan. Kaya lang hindi na natin nakayanan. Kaya kung may idadagdag kayo o may alam kayo, pakisubmit na lamang ng mga affidavit. Kung meron rin kayong mga coupon o pera o kung ano-ano pa na ibinigay sa inyo, isubmit na lang ninyo as patunay ng mga pangyayari. Pero maraming maraming salamat. Talagang paulit-ulit natin narinig ang hindi kaalaman ng ating mga mamayan tungkol ditong pinapapirma na survey daw o nakatakip daw o kung ano-ano. Yung iba naman, inalukan pa at binigyan pa ng pera. Yung iba, coupon na lang at may sistema pa. Kaya sa inyong lahat, maraming maraming salamat. I have a stern warning, however, for PIRMA. The lawyers who are here, I believe you need to remind your client very strongly about the donations list that constituted the 55 million pesos for the TV ad until today. 3 days after the fact, you have not submitted either the donors list, the BIR receipt, the voucher or whatever Attorney Avisado mentioned, nor have you given the donor's tax certificate. Nothing has been submitted so far, and I enjoin you to submit these requirements from the Minority Leader Pimentel at the earliest possible opportunity. Sa inyong lahat, maraming maraming salamat. Ma'am, with the indulgence of the honorable committees, ma'am. Kahit na konti lang, ma'am. Kapitan, on the part of the different barangays of the Mindanao, ma'am, no? Especially right now that we have been experiencing calamities. Sa amin lang, sa amin, di ba pwede natin to put an end with this chaos right now? Spending a lot of money, and in fact, hindi naman ito libre siguro ang venue ng Arcadia ngayon sa committee hearing na to, ma'am eh. Tama po, I would like nothing better than to put an end to the PI, yep. The expenses, the time, and the effort, as well as the acrimony and the distrust that has ensued between both houses simply because of this really foolish and unconstitutional. Yes, ma'am. Sangayon po tayo, tutukan na lang natin ang tunay na problema ng ating bansa, ang mga kalamidad, ang pagbabaha sa buong Davao, ang mahal na pagkain, ang tumataas na gasolina, ang mga tunay na problema, ang kakulangan ng ospital at ng gamot. Lahat ito ay hindi natin napapagtrapahuan dahil naaaksaya ang panahon nating lahat dito. Yeah, that's true, Honorable Chairperson. Kung tingnan mo itong mga mukha ng mga tao andito ngayon, ma'am, ito yung mga taong nasa laylayan po, no? And in fact, nung pumunta sila rito, ang lahat ng mga worries andyan sa kanila, ma'am, no? This is a very honorable and respectable committee public hearing, ma'am, no? Nagpunta yan sila dito, ma'am. Minsan, kung hindi namin yan hinakot, walang pera yan, ma'am. No? Dahil promise lang yung ginagawa ng mga PIPI na yan. No? At saka, with our government partners, just like we have here, the COMELEC, kami ngayon sa Davao del Norte, dahil taga Davao del Norte din naman ako, ma'am. Ang bahay ko ngayon, ma'am, binaha. Nasa Tuganay, Carmen ako. Itong 70 billion of inserted budget by the Congress, ma'am, kung pwede lang, stop natin ito, ma'am, by virtue of passing a law na hindi ito pwedeng igastos. Napakasarap ng buhay ng COMELEC kung ganito yan siya, Senator. 70 billion gamitin lang sa mga public hearing, gamitin lang sa consultative. Ewan ko kung may consultation pa silang gawin. Ha? Pero kung pambili lang ng mga papel, pambili lang ng mga bagong computer para gamitin nila,
hindi nga na-resolve yung problema ng barangay election, ma'am. Ang daming reklamo na hanggang ngayon wala pa kaming papel na natanggap sa mga reklamo. Dito ngayon, ma'am, kung gamitin lang itong 70 billion, ma'am, na para sa COMELEC, andyan yung double din ito, ang kapalong, ma'am, nasa atip ang baha ngayon sa Carmen. Sayang yung pera na yan, ma'am. Kontento naman kami sa mga economic provision na andito na ngayon. Kontento na kami. Nakarating kami sa edad nito, na to, pero kontento kami. Kaya sa amin lang, ma'am, kawawa itong mga tao na to. Buong Pilipinas, by virtue of vested interest of a politician, nag-extend yung term, at saka walang magawa ang COMELEC kundi i-review yung mga sinasabi ni attorney yung petitioner dyan. Nako, mawawaldas ang pera ng kabanang bayan dyan, ma'am. Sabihin ko sa inyo. Kaya nga kami, kung pwede lang, muluhod mi sa inyo ha, karon din hi. No? House of the Senate, hangyo mi sa inyo nga unta dili na nato dugangan pa ang gastos sa pagkuha na ni. Anyway, Mindanao, isa ni sa mga baluarte sa among gimahal nga former president. Kung maundang lang ni, I think, hilom na ni o dili na ni magpadayon ang chaos. Love na mo si President Bongbong Marcos. Kaya nga sa amo lang, Your Honors, sana po mahinto na itong mga ano nito, chaos na ito sa politika ngayon. Alam ko, there are a lot of plans for this convening of this cha-cha. So, kaming nasa barangay ho, hangyo mi sa inyo, Bisaya ka man din na senator, alam ko, tagaliti man din kayo, hangyo mi sa inyo nga, napakataas ng posisyon ng Senate para putulin itong paglagay ng mga budget na hindi nyo alam. No? Hindi nyo alam. Kaming nasa barangay, tapada ang among ginahimo. Diha sa amo ang mga services nga ginahimo. Sige lang, kay inter-inter man mi, apil-apil man mi. Pero maulagi na nga unta. Kung gamiton lang na sa consultations and other preferences sa gagastusin sa referendum karong 2025, ngayong 2025, kontento na ho kami kung ano ngayon ang nasa batas ninyo. Thank you very much. Thank you very much sa atong kapitan. I'm in full agreement. Sayang lang pagka-Ilocana ko. Talaga nawawaldas ang pera ng bayan sa kung ano-ano. Ang daming kulang sa barangay, ang daming problema ng tao. Gamitin na lang natin para itulong sa iba't ibang mahihirap, lahat na nagkakasakit, lahat ng namamatayan na pipiligro at nakalamidad. Andito ang inyong Senado, ipaglalaban kayo. Tapusin na itong PI nila at tutukan na natin ang tunay na problema ng mga mamamayang Pilipino at Dabawenyo at Mindanawan. Maraming salamat, and with that, we suspend this hearing.